have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Worship.
The Lord reigns supreme over all the earth, and His will shall prevail. For the Lord God Almighty, He is the God of all the heavens and the earth. And no will of the enemy, no will of anybody shall prevail, but it shall be suppressed by the will of God. Oh Jesus, we continue to declare, oh God, that you are God and King of our nation. You are God and King over all the nations of the earth. You are God and King over our families. You are God and King over our hearts. You are God and King, O Lord, over all the aspects, Panginoon, ng aming mga buhay, ng aming bansa, at ng buong sandaigdigan. Ang aming Panginoong Jesus, ang aming itinataas, niluluwalhati at pinaparangalan, sapagkat siya lamang ang karapat-dapat. Ama, maraming salamat sapagkat sa araw na ito, O Diyos, binigyan mo kami muli ng pagkakataon na Ikaw ay makatakbo sa lugar na ito. At alam po namin hindi mo kami bibigyan muli sapagkat Ikaw ay makakapiling namin muli kang magpapahayag at muli kang bababa sa aming kalagitnaan. Patuloy po namin pinubuksan ang aming mga puso't isip. Pagharian mo, Panginoon, sa kupin mo at turuan mo kaming lalo higit sa lahat, Ama, makasunod kami sa iyong perpektong kalooban. Maraming salamat. Lububan mo ng iyong banal na presensya ang lugar na ito, ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na spirito. At hayaan mong malaya kang kumilos, gumalaw sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, pagdakila at karangalan. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan natin ang malakas sa ating Panginoon. At tayo po yung makakaupo sa kanyang presensya. Amen. So tayo po ngayon ay nagdiriwang ng isang special na okasyon. Yan, siguro po marahil ay makikita nyo ang nakalagay na tarpaulin po sa ating harapan ay Happy Father's Day. Okay, batiin nga po natin ang ating mga mahal na tatay. Sabihin nga po natin, Happy Father's Day! Happy Father's Day! Amen! Kaya po, alam mo, isa sa mga hiling ko sa Panginoon ay dagdagan ng Lord yung mga father natin. Kasi po sa church na to, ang majority ay mga mothers. Mga kababaihan. Amen! Pero alam ko po na panahon na rin ng mga ama, ng mga kalalakihan na tuminte. Amen po ba? Amen? Palakpakan nga po natin ang mga magigiting na mga ama ng tahanan na ni-raise up ng Panginoon sa huling kapanahunan din ito para gumanap sa isang dakilang pagkakatawag. Amen. Kaya po, dahil nga po kagaya dati, para naman equal, kasi nung nakaraan, nagturo po ako about mothers, di ba, nung Mother's Day. So ngayon naman po ay tungkol naman sa mga ama. Yan. So ang aking pong turo ngayon ay pinamagatan kong The Fathers of the Bible. Yan. Pag-aalala po natin ang ilang mga tao ng Diyos, mga ama na nasa Biblia, at meron po tayong matututunan sa kanilang mga buhay. At gaganapin po natin ito. I hope that I do justice sa pag-aaral sa buhay po ng mga men of God na ito, sapagkat sila po ay mga dakilang tao ng Panginoon, dakilang ama. Amen. Pero sa kabila ng kanilang kadakilaan, tao rin sila. Kaya pag-aaralan natin pati yung mga failures nila, yung kanilang successes and failures. Kaya muli, ang aking pong turo ay pinamagatan kong The Fathers of the Bible. Sabi po sa Exodus chapter 20, verse 12, "Honor your father and mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you." Kaya ito ay para sa mga anak, pakinggan nyo. Gusto nyo bang humaba ang buhay nyo? Gusto nyo bang hindi kayo nagkakasakit? Perpekto ang kalusugan nyo? Hindi kayo labas-masok ng ospital? Hindi kung ano-ano yung mga karamdamang nararamdaman nyo sa inyong mga katawan. Ang sikreto nun, bagamat maganda, meron kayong sentrum, meron kayong supplement, meron kayong exercise, pero alam niyo po ba, ang sikreto ng long life
is honoring your father and honoring your mother. Yung galangin mo yung nanay mo at galangin mo yung tatay mo, yun ang sekreto ng perfect health. Yun ang sekreto ng long life. Amen? Exodus 20 verse 12. Tandaan nyo yan. Exodus 20 verse 12. Honor your father and mother that your days may be prolonged. Para ang buhay mo raw ay humaba. Ano raw ang gagawin mo? Ano yung premise ng sentence na yun? Honor. Amen. Sino yung i-honor mo? Father. Your father and your mother. Yan. So that your life may be prolonged. Your days may be prolonged. And in which the Lord has given you. Ayan, ito naman sa Ephesians chapter 6 verse 4. Sabi po doon sa Ephesians 6 verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Balanse, di ba? Ito naman para sa mga tatay. Ina-address ng Bible ang mga tatay sa Ephesians chapter 6 verse 4. Ano pong sabi doon? Fathers, do not provoke your children to anger. Huwag kayong makulit. In other words, mga tatay, kung minsan sabi ng mga anak, ang hirap talagang magpalaki ng magulang. Hello? Amen? Bakit? Kasi may mga magulang din minsan na hindi lang yung mga anak ang pasaway, kundi yung mga magulang ang pasaway minsan. Minsan lang naman. Amen? At saka wala dito nun. Diba? Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, wala dito nun. Wala dito ang pasaway na magulang. Oh, wala rin pasaway na anak, di ba? Di ba, mga kabataan? Amen. Dati yun. Naka-attend na ako ng youth camp, nabautismuhan na nga ako eh. Nalubog na ako sa tubig, iniwan ko na yun, nabaon na yun, nailibing na yun, patay na yun. Amen. Pagbaon ko sa tubig, bagong nilalang na ako. Amen. Nakakita ako ng maaliwalas na langit, bumukas ang langit. Amen? Ako ay binautismuhan at ako ay kinasihan ng Espiritu ng Panginoon. So, sa lugar na to, pinag-aaralan lang natin to para po tayo ay mamulat sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, balance. Kanina, ina-address ng Bible ang mga anak. Honor your father. Balance ang Biblia. Akala nyo ba? Meron naman para sa mga tatay. Mga tatay, do not provoke your children. Huwag nyo silang gagalitin. Huwag nyo silang kinukulit. Huwag nyo silang binibigyan ng dahilan ng sama ng loob. Do not provoke your children to anger. Huwag daw tayong i-provoke ng ating mga magulang para magalit o pagtanim ng sama ng loob o magkaroon ng hinanakit. Amen? Kasi bilang, alam niyo po ba, kung meron mang sumasakit o nananakit, nananapa sa puso ng ating mga anak, hindi yung problema sa pag-aaral nila, hindi yung problema sa kung ano paman, kundi kung meron silang binabata o meron silang mga bagahe na binabata na involve ang family. Diba? Pag pamilya na ang pinag-uusapan, ibang klase na eh. Diba? Pag pamilya na ang pinag-uusapan, nananapak, sabi nga nila. Di po ba? So, nawa po ay matuto tayo ngayon sa pag-aaral natin. So, Exodus 20, yan ang text natin, verse 12, at Ephesians chapter 6, verse 4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up with discipline and instruction of the Lord. I-train nyo raw sila sa katuruan ng Panginoon, sa instruction of the Lord, sa salita ng Diyos. Yun ang ituro nyo sa kanila. Hindi yung kung ano-ano ang tinuturo nyo sa mga anak mo. Kasi kayo yung mga magulang nila, eh dapat kayo yung sinusundan nila. At so, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, pupunta na ako sa aking katuruan. Ang sabi doon, the fathers of the Bible. Ang una nating pag-aaralan na tao or ama ng Biblia, siyempre, wala lang iba kundi yung unang ama. Unang tao. Sino yon? Sino yung unang tao? Hello?
Abraham? Sino yung unang tao? Ha? Si Adan. Amen. The first man. Okay? So, Adam, the first man. Alam niyo po ba na si Adan ang taong walang tatay at walang nanay? Did you realize that? Alam niyo ba yon? Na si Adan po ay walang ama. Ang hirap siguro na, no? Hindi mo alam kung anong pamilya mo, kung saan huong, saan ka nagmula, saan ba akong nagmula. Kaya yung ibang mga kabataan, nagre-rebelde. Pag nalaman nilang ampun sila, di ba? Bakit ganun? Saan ba akong nagmula? Sino ba nanay ko? Sino ba tatay ko? Putok ba ako sa buho? Mga ganun, di ba? Tapos naririnig nila, pinag-uusapan. Meron akong isang pamangkin. At lumaki siya, alam namin na mga kabag-anak na ampon. At habang lumalaki, hindi naman nagkulang yung mga magulang niya. Na siya po ay kalingain, ipadama yung pagmamahal. Pero habang lumalaki siya, nakakarinig na siya ng mga kwento-kwento. Yun. Kaya, tapos, bigla rin nagbago, sabi ng pinsan ko. Sabi niya, bigla nagbago, nagkukulong sa kwarto. Yung, in other words, nag-iimo. So, kinausap ako ng pinsan ko, panahon na ba na sabihin ko sa kanya? Sabi ko, panahon na. Sabihin mo na, kasi kaysa sa ibang tao pa niya naririnig. Kinausap po siya ng pinsan ko at pinaliwanag yung lahat na yun nga, ikaw ay pinagkatiwala lamang sa amin ng isang kapitbahay na katulong siya tapos nabuntisan siya ng amo. So, ipinamigay siya at yung pinsan ko naman noon, wala pang anak. Kaya siya yung panganay. Kaya nung pero sa alam mo, mahal na mahal ka namin. Kasi 10 taon na kami nagsasama ng papa mo, wala pa kaming anak. Tapos may nagsabi sa amin na mag-ampon kami. Dahil pag nag-ampon kami, baka raw swertihin kami, magkaanak kami. Unbeliever eh. So nag-ampon nga sila. At nangyari nga po, nung inampon nila, yung panganay nila na yon, nagkaroon na sila ng anak noong panahon ding yon. Kaya sabi niya, kung hindi dahil sa'yo, hindi ka magkakaroon ng mga kapatid, hindi ka magkakaroon ng anak. So, mahal na mahal ka namin. In other words, ina-assure niya na mahal siya. So, kapag isang tao ay hindi niya alam kung saan siya nagmula, sino nanay niya, sino tatay niya, meron siyang insecurity eh. Meron siyang parang kulang sa buhay niya at yun ang hinahanap niya. At si Adan po, bilang unang tao sa Genesis chapter 2 verse 7, kasi sa Genesis chapter 2 verse 7, saan nagmula si Adan? Mula sa alabok. Mula sa alabok, tapos hinulma siya ng Diyos. Pagkatapos siya hinulma, parang baker, parang yung nag-ano, yung potter, hinulma niya ng hulmang tao, tapos hiningahan niya ng kanyang espiritu. At pagkatapos niyang hingahan ng kanyang espiritu, nagkaroon ng buhay. Kaya espiritu mismo ng Diyos ang bumuhay kay Adan. Amen? Wala siyang pinagmula, hindi siya, wala siyang ina, wala siyang ama, wala siyang pamilya, wala siyang apelyido. Amen? So, iyon po si Adan. Pagkatapos, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang sabi ng Diyos, magkaroon. Let there be light. And there was light. Magkaroon ng dagat at nagkaroon ng dagat, magkaroon ng hayop at nagkaroon ng hayop, magkaroon ng mga halaman, nagkaroon ng halaman. Lahat ng nilikha ng Diyos ay sinabi lang ng kanyang salita. Pero bukod tangi sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang hinayaan niyang marumihan ng kanyang mga kamay ng putik at alabok. At mula sa putik at alabok na yon, ay hinulma niya ang tao at hiningahan niya ng kanyang espiritu at nagkaroon ng isang tao. Ang pangalan ay Adan. Pero sabi nga natin, wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang pamilya, wala siyang matatawag na pinagmulan. Amen? Kundi sa Diyos, ayon sa ating binasa. So, bukod doon, he did not have any childhood. Wala, hindi siya dumaan sa proseso ng pagiging bata. Kagaya natin,
baby, tapos naging naging toddler, tapos naging elementary student, tapos naging high school, tapos naging university student. Wala yung ganong stages kasi tao na agad siya eh, nung siya'y nilalang ng Diyos. So he had no childhood, he had no experiences. Pangalawa, he had no friends. Amen? Bagamat masaya siya kasi nung siya'y binuo ng Diyos, nandun siya sa Garden of Eden, sa Hardin ng Eden. At doon sa Eden, paraiso yun. Grabe, lahat ng matatanaw mo, alam mo, imagine, i-visualize yung isang garden na punong-puno ng halaman, punong-puno ng mga hayop. Ang kalaro po ni Adan doon ay mga hayop. Amen? Wala po siyang ibang kalaro doon kundi mga hayop. At binigyan nga po siya ng Diyos ng task, ng trabaho. Ano yung una niyang trabaho? Bigyan ng pangalan lahat ng hayop. Kaya alam niyo po ang unang zoologist, the first zoologist was Adam. Yan. Kung bibigyan natin ng resume si Adam, name, Adam. Walang apelido. Hindi natin alam. Occupation, zoologist. Zoologist, kasi he was the one who named all the animals in the world. Siya pong nagpangalan ng elepante, ng giraffe, ng daga, ng ipis, ng lahat ng mga hayop. Siya po ang nagpangalan at naging kalaro niya sila. Pero despite everything, he must have been lonely. Amen? Kasi hindi niya kauri yung kalaro niya. Hindi nagsasalita. Ha? Nagsasalita ba ang unggoy bagamat kamukha daw natin ang unggoy? Hindi, di ba? Bagamat parang tao ang unggoy, kung kumilos, gumalaw, pero hindi po siya nagsasalita. Ang elepante, ang giraffe, ang lahat ng mga hayop ay bagamat cute sila, pero hindi po sila kauri ni Adan. And one thing we can conclude from that, Adam must have been lonely. Amen? Siguro nalungkot talaga si Adan. Siguro, naniniwala ba kayo doon? Siyempre, wala naman siyang kasamang kausap. Pero sa kabila ng kawalan ng kanyang kausap, isa lang ang lagi niyang kausap. Sino? Si Lord! Saan ka pa? Amen! Adam had the greatest opportunity of talking to God. Amen! Kaya kung makikita natin, siguro kung itutuloy natin yung resume ni Adam, name Adam, occupation, zoologist, greatest achievement. Di ba? Pag nag-ano kayo ng mga resume niyo, greatest achievement. Alam niyo kung ano ilalagay doon ni, ano, ni Adam? Kung ako lang? Talk to God. Kausap niya ang Diyos. Amen? Araw-araw. Kasi wala siyang ibang kausap eh. Wala siyang ibang makausap. Kundi ang Diyos. And so, Adam's greatest achievement was that he talked to God every day. Thereby, that was the greatest privilege ever. Amen? Yung privilegio na makausap mo ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Nakakausap ba ang Diyos, Sis Pastor Aging? Siyempre naman, bakit hindi? Eh, siya nga ang gumawa ng bunga nga natin eh. At tayo ang ginawa niya ng bunga nga ay nagsasalita. Eh, how much more po siya? At araw-araw sila po ni Lord ang buddy-buddy. Sila po ng Panginoon ang laging nag-uusap. Pero sa kabila nun, nakita ng Diyos na malungkot si Adan. And so, binigyan siya na? Binigyan siya ng partner. Anong pangalan? Eva. Eva. Yan. Dumating si Eva sa buhay ni Adan. Amen. Yung iba, hindi nas natutuwa. Sana, hindi na lang dumating si Eva. Okay na sana eh. Perfecto na sana eh. Di ba? Ang okay na nga sana eh. Pero ano bang ginawa ni Eva? Okay. Alam natin yung kwento dito sa paraiso, di ba? Sa Garden of Eden. So habang nag-uusap si Jesus at ang Panginoon at ang si Adan, sabi niya, Adan, lahat ng prutas dyan sa hardin, pwede mong kainin. Pero isa lang ang hindi mo pwedeng galawin. Yung puno na nagpapaalam sa iyo ng mabuti at masama. The tree of the knowledge of the good and evil.
Amen. So, sinabi na inorient naman ni Adam, alam mo, Eva, nung tumating si Eva, naging sumaya po si ano, si Adan. Honestly. Kaya yung mga Adan talaga, naghahanap yan ng Eva eh. It is nature. Natural yun. Natural. Naghahanap ka ng kauri mo na magiging partner mo, complement mo. At saan galing si Eva? Meron ba siyang nanay? Meron ba siyang tatay? Wala rin pamilya, pareho sila. Amen? Saan siya galing? Ayun, sa tadyang. Sa tadyang ni Adan. Pinatulog ng Diyos si Adan, tapos kinuha ng Diyos yung isang tadyang niya. Alam mo yan, yung puto rito, yung ribs mo. Kaya bilangin mo yung ribs mo, ipa-x-ray mo pa yan, kulang yan. Kulang yan! Kasi naka-eba yung isang ribs mo. Kaya hanggat hindi mo nakikita yung destiny mo, hindi magiging kompleto buhay mo. Amen! Totoo yan! Kaya ipag-pray mo kung sino yung destiny mo. Kasi pag mali yung ribs mo, hindi yan perfect fit. Ako, problema yun. Amen? Baka ibang tadyang yung mailagay dyan, hindi yan magkakasya. Amen? Kaya dapat yung perfectong tadyang ang hahanapin mo sa buhay mo, yung perfect destiny mo. Amen? So, ganun po, pagtulong ni Adan, pag-gising niya, meron na siyang katabi, meron na siyang kasama. Amen? At yun ay si Eva. At yun yung nawawalang tadyang niya. Kaya ang lalaki, talagang ang mayroong responsibilidad na hanapin yung kanyang perfectong Eva. Amen? At yung Eva naman, dapat kinakailangan, tiyakin niya na siya yung perfectong tadyang para doon sa kanyang Adan. Amen po ba? Amen. So pinag-usapan natin dito kung hinahanap mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo pag mag-aasawa ka na. Amen? So hindi basta-basta yun. Kinakailangan hahanapin mo yung perfect fit sa'yo. So yun po yung istorya ni Adan at Eva. So dumating po si Eva sa buhay ni Adan. At ano pong nangyari? Alam po natin yung nangyari doon sa kwento, di ba? Hello? Masyadong na-excite si Eva. Pumunta siya doon sa the tree of knowledge of good and evil. Tapos andun si Satan sa katauhan ng ahas. Ibig sabihin, si Satan, pumasok siya sa ahas. Nagsalita yung ahas. Sabi niya, shh. Eva, sabi niya, tikman. Kasi ang ganda tingnan yung bunga eh. Pero alam ka, sa tagal ni Adan doon sa paraiso, hindi niya talaga yung ginalaw, hindi niya talaga kinain. Kasi utos ng Diyos eh. Utos ng Panginoon, utos ng Diyos sa kanya eh. Kaya sinusunod niya. So, perfect ang obedience niya ni Adam until hanggat dumating si Eva. Ayan, dumating si Eva. Pagdating ni Eva, yun, tinukso. Amen? Tinukso ni Satanas. Amen? Bumigay, di ba? Bumigay. Kaya nga yung stereotype, ang mga babae daw talaga marupok. Di ba? Marupok. Ganun nga, si Eva bumigay. Sabi ni Satanas, kainin mo na yan. Kasi ang sarap-sarap tingnan eh. Sabi, hindi. Sabi ng asawa ko, hindi raw namin ito pwedeng galawin kasi ayaw ng Diyos. Hindi! Sabi ni Satan, pag kinain mo yan, magiging mas magaling ka pa sa Diyos. Diba? Ang daming imbento. Si Satan talaga imbento eh, amen? Kung ano-ano mga ka-inventohan ang gagawin para kang malansi. Eh, ang problema, nakinig po si Eva. Okay, to cut the long story short, nakinig si Eva, kinain niya. Pagtakbo niya ngayon kay Adan, fall na sila. Kasi si Adan sumunod kay Eva. Amen? Yung tibay niya, yung tatag niya, yung katapatan niya, gumuho na lang ng ganong kadali. Gumuho na lang ng ganon-ganon lang. Amen? Dahil siya po ay napahinuhod ng kanyang asawa. And kung titingnan natin, Adam was such a great, good, dignified man bago po siya natukso ni Eva. So yun yung strength niya, clever siya, matalino, binigyan niya ng pangalan lahat ng mga hayop, at naalagaan niya ng maayos yung garden, yung hardin.
So, maliban sa ang occupation niya ay zoologist, gardener din siya, hardinero. Okay? Balikan niyo yung resume niya. Occupation, zoologist, comma, gardener. Amen? So, ang ganda na eh. Ang ganda na ng resume niya eh. Strength. Ano yung kanyang strength? Ano yung kanyang kalakasan? He talked with God. Amen? He maintained order and peace in the garden. Amen? He was faithful to God. Until dumating yung kanyang weakness. And so, nalagyan po ng black yung resume niya. Adam's weakness, ano po? Siya po ay nagkasala sa Diyos. Yung iniingat-ingatan niyang integridad, yung iniingat-ingatan niyang pagsunod sa Diyos, ay naguho, gumuho na lang ng ganon. Na hindi niya po na ipagpatuloy. He neglected his God-given responsibility. At nung kinain na nilang dalawa, yung prutas na yun na nagpapaalam ng masama at mabuti, biglang nag-iba yung paligid nila. Amen? Dati, pure of innocence and bliss. Amen? The purity of their lives was so perfect. Nung kinain na nila yun, nagkaroon na sila ng malisya. Amen? Hindi na kagaya ng dati yung pananaw nila sa isa't isa, yung pananaw nila sa mundo na corrupt, at ito po ay namantsahan. It was tainted. Amen? Because of rebellion and disobedience. Amen? Tapos, pagkatapos niyang ma-realize yun, bigla silang nagtago. Amen? Tapos dumating ang Panginoon, sabi, Adan, dumadagundong yung boses ng Diyos. Hindi sila umiimik. Nasaan sila? Nagtatago. Sabihin natin lahat, nagtatago. Adan! Ano pong sabi? Walang good. Wala. Natakot eh. Nagtago po sila doon sa hardin. Amen? So makikita po natin na he neglected his God-given responsibility, and when he was caught in the act, nung siya po ay nahuli, ano pong ginawa niya? Nagtago. Ganyan po ang maraming Kristiyano, pag nahuli, sa halip na lumantad at umamin, anong ginagawa? Nagtatago as if naman makakapagtago sa Diyos. Di ba? Amen? At pag na-confront, ang sasabihin, si Eva kasi! Hello? Si Eva kasi! Binigay sa akin! Amen? Si Eva ba talagang may kasalanan? Hindi. Kasi kahit iduldul sa'yo yan, kung ayaw mo talaga at hindi mo kakainin. Kaya hindi si Eva may kasalanan, ikaw! Adan, sapagkat kinain mo, gusto mo rin. Amen? Hello? Pero maraming tao, maraming Kristiyano, wala dito nun, pag sila ay nahuhuli, ano pong ginagawa nila? Sa halip na aminin, opo, ako po yung nahuli. Ako nga po talaga yung nagnakaw. Ako nga po talaga yung nagkasala. Hindi eh. Ang sinasabi, tinuturo yung kapitbahay. Amen? Tinuturo yung katabi, tinuturo yung kung sino-sino. So it is human nature na kapag caught in the act, instead of admitting, umamin, sa halip na umamin, ano pong ginagawa? Nagtututuro. Amen. So kung sino-sino ang tinuturo, hindi turo yung sarili. Naunawaan ba natin? So if there is one thing we learn from the life of Adam as a lesson, as a life lesson, yun po yun. Na kapag nahuli ka na nagkakasala, pinakamabuting gawin mo ay lumuhod sa Diyos, umamin at humingi ng tawad. Amen? Huwag yung you cover up, kino-cover up mo, at nagtatago ka kasi hindi ka makakapagtago sa Diyos. You will never ever hide from God. Amen po ba? Because God is omnipresent. He knows you, heart, body, and soul. Creation ka na eh. Amen? Kahit na ginagawa mo yung sin, kahit na ginagawa mo yung kasalanan, behind the doors, God, behind closed doors, God sees you. Amen? Ang laki po ng mata ng Diyos, nakikita niya po tayo. So, if there is a life lesson we can learn from Adam, because his weakness was he gave in to the temptation of Eve, his wife,
Instead of admitting his mistakes and face the truth, he hid from God because of shame. Amen. Nahiya siya sa Diyos, natakot siya sa Diyos, at siya po ay nagtago. Pero sabi nga natin, nothing can be hidden from God. And number two, wala tayong mapapala sa pagtatakip sa ating kasalanan. Ang pinakamabuti, come forward, come clean and say, God, I have sinned against you. Nagkasala ako sa'yo, ito yung kasalanan ko, i-enumerate natin sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, Revelation chapter 1 verse 9, God is faithful and just, He is willing to forgive. Amen? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, I will come into him. At kung tayo na po hihingi ng tawad sa Panginoon, tayo po'y patatawarin. So, we won't gain anything from blaming others and covering up for our sins and irresponsibility. So we must accept that. Amen po ba? Ngayon, asan papasok yung pagiging ama kasi Father's Day ngayon? Adam became a father kasi nagkaroon siya ng asawa. Sino po yung naging anak nila? Sino naging anak ni Adan? Si Cain at saka si Abel. Nagkaroon po sila ng anak si Cain at saka si Abel. At alam din po natin yung naging story ni Cain at Abel. Ano po yun? It was so tragic that a brother killed his own brother. Amen po ba? So dumating ang kasalanan, dumating ang human frailty, tuloy-tuloy na parang domino effect yan. Pag hindi ka talaga nagbalik loob sa Panginoon at nagsisi, domino effect na yan. Adam was failure as he was, you know, as a man and a husband to Eve, he was also in a way a failure as a father. Bakit? We can conclude na hindi rin niya na-raise up yung kanyang mga anak sa tamang pagpapalaki. Kasi bakit? Naging mamamati tao po yung kanyang panganay, si Cain. At sino yung pinatay niya? Sarili niyang kapatid, si Abel. Amen? That is a reflection of what kind of a father Adam was. Amen? Was Adam a good father? Maybe we can conclude he was not a good father. Why? He raised a murderer. Bakit nagkaroon ng hatred sa puso ni Cain towards his own brother Abel? Dugo niya? Amen? Kapatid niya? Kabsat? Iksoon? Kapatad? Pero, amen? Kaputol? Amen? Kabagis, sa Ilocano, magkadugtong yung pituka nila, pareho sila ng dugo na nananalaytay sa kanilang katawan. Pero he was able to, you know, he had the nerve to kill his own brother. And that speaks volumes towards Adam. Amen? Reflection po yung kay Adan. Kaya po ang sabi ng Bible, train a child, Proverbs 22 verse 6, train a child. Alam niyo po, araw-araw memory verse namin to sa school. Tinuturo ko sa mga bata. Pero rema uli kanina umaga to, sabi sa akin ng Lord. Ito naman talaga ang basic ng fatherhood. Amen? Tulungan mo, turuan mo ang mga anak mo, palakihin mo sila sa turo ng Panginoon. Upang hanggang sa kanilang paglaki, hindi nila ito iiwanan. Proverbs 22 verse 6. Amen? Train a child in the way he should go. So that when he is old, he will not depart from it. He will not run from it. Amen? Lalaki yung mga bata, may expose sila sa mga maling impluensya, sa mga maling barkada, sa mga maling tao. Pero kapag lumaki sila sa turo ng Panginoon, hindi ito maglalayo sa kanila. Lalaki silang mga matitinong bata. Amen? Darating ang barkada, sabi na, lika, mag-clubbing tayo, inong tayo, mag-hit-hit tayo. Amen? Pero dahil lumaki sila sa turo ng Panginoon, hindi sila makahatak. Amen? Sapagkat tinuruan mo sila sa tamang turo. Amen? Lalaki yung mga anak mo na mabubuting modelo. Amen? Hindi nag-aasawa ng wala sa panahon. Hindi nabubuntis ng wala sa panahon. Bakit? Sapagkat sila po ay tinuruan mo ng tamang turo. Amen? Pero si Adan was a big failure in this aspect. Why? Because Cain, his eldest son, killed his own brother. Pinatay po ni Cain si Abel. At iyon ang isa sa mga pinakamasakit na regret ng isang ama. Amen? Nabakita mo, yung mga anak mo nagpapatayan dahil sa lupa. Amen?
Si Adan po ay nainggit kay Abel. Kasi si Abel magaling mag-farm. At pag nag-farm siya, ang lulusog ng kanyang harvest. Amen? Kasi po, agriculture yung kanilang livelihood nung panahon nila. Si Abel, kapag siya po ay nag-harvest, puro magaganda yung harvest niya. Bakit? Kasi si Abel, nagpa-first fruit lagi. Kapag nag-harvest siya, yung unang ani niya, binibigay niya sa Lord, ino-offer niya sa Panginoon, nag-offer siya sa Panginoon. Si Cain, hindi niya yung ginagawa. Eh sa halip na gayahin yung ginagawa ni Abel, hindi ginaya ni Cain. Ang ginawa niya, patayin na lang kita. Kasi lagi kang lamang sa akin eh. Laging maganda yung ani mo. Laging ikaw ang mayaman, laging ikaw ang sikat, laging ikaw ang magaling. Amen? So sa halip na aminin yung kanyang pagkukulang, sa halip na aminin po yun, hindi po ginawa ni Cain. Ang ginawa po niya, pinatay niya si Abel. At para sa isang magulang, yun ang pinakamasakit. Yung makita mo yung anak mo, pinatay yung sa anak mo rin. Amen? So in a way, that was the failure of Adam. Why are we studying this? Para po maiwasan sa ating sariling pamilya. Amen? Para po gawin natin yung Proverbs 22 verse 6. Para po wag natin sundan yung nangyari sa pamilya ni Adan. Sapagkat si Adan was a failure in this aspect. He was not able to raise Adam. Amen? Cain. Amen? In a way that he is supposed to fear the Lord. Amen? And so ano po ginawa niya? He murdered his own brother. So yun po yung lesson natin. Amen? So ang lesson natin sa buhay ni Adan ay yung mga anak po natin ay palakihin natin sa turo ng Panginoon. Amen? Okay, so siya po yung first father na pinag-aralan natin. Now, let's go to the second father of the Bible. Sino po siya? Noah. Okay, kilala natin si Noah, di ba? Noah lived at a time when all the people are wicked and he is the only one righteous standing. Amen? Lahat ng tao sa paligid ni Noah noong panahong iyon ay gumagawa ng kasalanan at siya lang ang hindi. Siya lang, bukod tangi, iisang siya lang. Amen? At ang kanyang pamilya. At siya'y pinagtatawanan. Kasi po, binigyan siya ng Diyos ng isang task. At ano po yun? Gumawa ng arko. Kasi may plano na ang Diyos na gunawin ang mundo. Amen? Sa pamamagitan ng isang baha. At habang ginagawa niya po, kaya tingnan natin yung resume naman ni Noah. Name, Noah. Hindi po kasi uso apelido noon eh. Kaya huwag nyo nang hanapan ng apelido. Occupation, ano? Shipbuilder. Amen. Architect din. Hindi kaya madali gumawa ng arko. Hindi ordinaryong arko, yung malaking arko. And it took 120 years, ni-research ko, 120 years ginawa ni Noah yung arko. Hindi lang po tatlong araw, hindi lamang po isang buwan, hindi lang isang taon. 120 years in the making yung arko ni Noah. And it takes architecture, it takes engineering, it takes cleverness, amen, being smart to be able to construct such an ark. Amen? It was one of the greatest, wala pang nakagawa noon, ever. Amen, nung panahon niya. Pero sabi ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng instruction. Makikita niyo yan sa Bible, sa Genesis. Lahat ng instruction, anong klase ng kahoy, anong sukat ng kahoy, anong ang design. Lahat yun specific, ibinigay ng Diyos na instruction sa kay Noah. And Noah was able to follow it to the dot. And while this was going on, siya po ay pinagtatawanan ng mga tao. Bakit? Bakit? Kasi gumagawa siya ng barko na malaki. Kaya mga tao, naku-curious, anong ginagawa mo, tandang Noah? Eh, lakas-lakas ng araw. Sabi ni Noah, babaha. Babaha ng malaking-malaking baha. Kaya binigyan ng Diyos si Noah ng task to be a preacher. Idagdag niyo doon sa kanyang occupations. Shipbuilder, architect, engineer, preacher na rin. Amen? He was also preaching against what? Against the wickedness of that generation. People were rebelling from God. Lahat ng tao, wala kahit isang matuwid. Kaya nga sabi ng Diyos, gugunawin ko na ang mundo. I want this generation to vanish.
Because this generation is sinful. Kaya po ang Diyos, bagamat loving, for God so loved the world, He is also a just God. Justice ang kanyang nais. Amen? Kaya bagamat siya ay Diyos na mapagmahal, John 3:16, eh siya rin po ang Diyos na naghuhukom kapag sobra na po ang kasalanan. And during the time of Noah, sin was at the peak. Amen? Nandun na sa karurukrurukan ang kasalanan ng tao. And so God decided to flood the earth. Amen? To vanish all wicked people. But people, even though Noah was preaching, was not listening. Amen po ba? Nakinig po ba ang mga tao? Hindi. Ano pong ginawa nila? Pinagtawanan po si Noah, di ba? Itong matandang to, naluloko na yata. Anong sinasabi niyang magbabaha? Sabi ni Noah, 40 days and 40 nights, God told me. Amen. It will rain non-stop. And the flood, the greatest flood will ever happen. Pero sabi niya, maniwala kami sa'yo. Ang lakas-lakas ng araw, tingnan mo nga, tirik na tirik. Hindi uulan, hindi babaha, hindi magugunaw ang mundo. Nobody, sabihin natin lahat, nobody. Nobody believed Noah. He was ridiculed, he was insulted, he was laughed at. Amen? Because he was preaching righteousness amidst wickedness. Ngayon, pag magsabi ka na, magsisi na kayo kasi ang Diyos ay Diyos na maghuhukom, tatawanan ka ng tao. May sino Diyos yung sinasabi mo? Nakita mo na ba ang Diyos? Di ba? Dahil pilosopo eh. Amen? Pero whether they believe it or not, God's word will remain. Ano pong nangyari ng panahon ni Noah kung babalikan natin? Umulan nga ba? Oh, amen. Noong pong nagawa na yung arko, sabi ni Noah ng Diyos kay Noah, papasukin mo lahat ng hayop. Di ba? Sino ang pinapasok sa arko? Pamilya niya. Number one, tama. Niligtas yung pamilya niya. Pangalawa? Mga hayop. 2 by 2. Pares-pares, babae at lalaki, pinapasok sa arko. Amen po ba? Ngayon, bakit hindi yung mga tao ang pinapasok sa arko? Eh, hindi nga yung mga tao nakikinig eh. Kaya buti pa yung hayop, nakaligtas. Amen? Eh kasi yung mga tao, ayaw nga makinig. Matigas ang ulo. Amen? At dumating na nga po ang baha. Amen? For 40 days, the Bible recorded. 40 days and 40 nights, it rained. And the rain covered the mountains and the highest peak of the earth. Yung pinakamataas na bundok ng mundo, ganon kalaki ang baha. Amen po ba? So anong mangyayari nun? Ano po nangyayari sa mundo? Nalipol lahat ng tao. Namatay, nalunod po lahat ng tao. So the first race, yun yung unang race ng tao na nilipol ng Diyos. At ang nanatili lang yung righteous family of Noah. Amen? So Noah was a father who lived a righteous life and set a good example unto his children. Amen? Siya mo yung naging padre di pamilya na sinunod. Sabi niya sa mga anak niya, kunin niyo yung mga anak niya po ang nakatuwang niya sa pagbibuild ng ark. Sabi niya, ganito, kunin niyo ang mga ganitong klase, cedar na mga kahoy, ganito ang sukat. Binigyan niya ng instruction yung mga anak niya and they work together as a family. Ibig sabihin, sinusunod siya ng mga anak niya. Bakit sinusunod siya ng mga anak niya? Sapagkat, he earned his father, being a father to his children. He is worthy of their respect. He is worthy of their obedience. He is worthy of their following. Amen po ba? Amen. Kaya si Noah po ay sinunod ng kanyang mga anak. So, kabaliktaran ni Adan kanina, di ba? Adan failed to raise Cain as his eldest son. But Noah was a good example to his family, a good example to his children, and they obeyed him, and they together built the ark. Amen? That saved their lives. Amen po ba? Naligtas po sila. So, alam na po natin yung kwentong yon. So,
Among all the peoples of the earth, milyon yung tao nung mga panahon yun, lahat po ay nawala, nagunaw. Amen? So doon unang nabura ang mga tao. Tapos mula kay Noah, nag-flourish ulit. Sa pamilya ni Noah, nag-multiply ulit ang tao. Second race na po yan from Noah. So ano yung greatest accomplishment ni Noah? Amen? Kung si Adam kanina, he talked with God, si Noah po, palagay ko, ang greatest accomplishment niya kapag naglagay siya sa resume niya, he was the father of the second race of man. Kung si Adan, siya yung father of the first race, nabura yun dahil sa great flood, si Noah, siya po naging ama ng ikalawang lahi na sumulpot dito sa lupa dahil lahat po na ay binura ng Panginoon because of their sin. Okay? So, yun po yung accomplishment ni Noah. So, ano po yung makukuha natin na leksyon, life lesson sa buhay ni Noah? That it is possible to be righteous amidst wickedness. Pwede pala yun? Pwede pala yun na lahat ng tao sa paligid mo gumagawa ng kasalanan, pero ikaw nananatiling tapat sa Diyos at hindi gumagawa ng kasalanan. Kasi ganito yung excuse natin eh. Kasi talagang marupok ako eh. Mahirap talagang labanan ng tukso eh. Di ba? Yun yung pinakamadaling excuse natin eh. Mahirap. Human nature talaga. Man is weak. Man is easily tempted. Yan yung mga pinakamadaling excuse. Amen? Pero si Noah, lahat, amen? Lahat ng tao gumagawa ng kasalanan. Siya na bukod tanging nanindigan. Pwede pa yun? Pwede pala. That is the greatest life lesson we can learn from Noah. Amen? That we can stand righteous amidst wickedness. Amen? Na ang lahat ng tao, sunod sa agos na. Sabi nila, sunod ka na lang sa agos. Di ba? Kasi yan ang ginagawa ng marami. Sumunod ka na lang. Amen? Yun po yan, yung peer pressure. Kung ano yung ginagawa ng karamihan, sunod na rin. Amen? Kasi, yung kumpare ko kasi ng babae, kaya ako mababae rin. Kasi hindi ka macho pag hindi ka, wala kang kabit. Di ba? Mga ganun. Kasi, ganito. So, everybody is doing it, and so I will do it. Amen? Lalo na po ngayon, ang standards ng morality ngayon, nasa gutter na. Wala na pong moral-moral ngayon. Amen? Amen? Kahit na ilan yung asawa mo, proud ka pa nga na i-broadcast eh. Mga artista, kung ilan ang asawa eh. Amen? Kung magpalit ng asawa, ganun na lang. Amen? Kasi wala na eh. Wala ng sense of morality ang society natin. Amen? And so, kung titignan po natin Noah, we go back to the time of Noah. That he was the one who was standing righteous. Amen? Amidst the wickedness of his surroundings. Amen po ba? Ngayon, is it possible? It is. Because Noah did it. Amen? Amen. So, pwede ka palang manindigan. When everybody is doing it, you can go against the tide. Amen? Hindi yung sunod ka sa agos, pwede ka palang kumontra sa agos. Amen? Eh, mahirap eh, pag kumontra ka sa agos, mapapagod ka. Amen? Hindi, tutulungan ka ng Diyos. Amen? Because the Lord is your strength. Amen? God will give you strength to go against the tide. Amen? Basta manindigan ka, God will reward you. Ano naging reward ni Noah? Because he stood up. Pinagtatawanan siya, he was being ridiculed for his faith, for his righteousness, pero hindi siya nagpa-apekto, tuloy pa rin siya, pukpuk pa rin siya ng pukpuk, amen? Nasisiraan na yata itong matandang to. Ilan niyo po kung ilang taong si Noah na buhay? 950 years. 950 years of righteous life. Amen? Pwede pala yun. Yung buhay mo mahaba at naninindigan ka na sumusunod sa Diyos. Ganun po si Noah. He was so proud of that. Amen? Ganun po ang ginawa ni Noah. Ano po yung naging reward niya? Sapagkat maraming nagtatawa sa kanya, pinagtatawanan siya kasi naggagawa siya ng arko.
eh ang init-init naman. Tapos ang sinisigaw niya, babaha, babaha, eh hindi naman umuulan. Hindi naman bumabagyo. Pinagtatawanan siya, pero nagpatuloy siya. Ano po yung naging reward niya? Naligtas siya. At yung mga tao nagtatawa sa kanya, namatay lahat. Ginudge ng Panginoon, nalunod. Pero alam niyo po ba, lahat sila nagtakbuhan sa arko kasi sabi ng Diyos, isara mo na yung arko. Pag isara ni Noah ng arko, nagkakatukan yung mga tao, Noah, Noah, buksan mo! Papasukin mo kami! Sabi ni Noah, hindi ko pwedeng buksan kasi walang lock, ang lock nandun sa labas. Ang Diyos ang nag-lock sa labas. Kaya from the inside, hindi pwedeng buksan ni Noah yung arko. Wala siyang magawa kahit na merciful siya, gusto niya tulungan yung mga tao na nagkukumahog. Sabi niya, Noah, Noah, buksan mo ito! Mamamatay kami, malulunod kami! Sabi niya, wala akong magagawa, hindi ko kaya buksan ito kasi yung lock nito nandiyan sa labas. Ang Diyos ang nag-lock nito, hindi ko pwedeng buksan. Amen! Kaya ang mga tao hanggat may panahon, sinasabi, magsisi na magbalik loob sa Diyos, come to God, amen! And repent of your sins. Pero pinagtatawanan yung mga nagsasabi ng ganun. Pero kagaya ng panahon ni Noba, sa panahon natin, darating uli ang judgment ng Diyos, hindi na sa tubig. Amen? Ang sabi ng Peter, the book of Peter, God will judge the earth for the second time, not by water, but by fire. By fire. Hindi na po ulan ang babagsak at tubig, kundi apoy mula sa langit. God will judge the earth for the last time in His second coming. Amen? Kaya ngayon, ang daming mga Kristiyanong totoo na may concern sa maraming tao, bumalik na tayo sa Panginoon, magsisi na tayo. Let us go back to God. Amen? Because God will judge again the living. Amen? And it is not by water this time, but by fire. Mas is scary po. Amen po ba? Mas nakakatakot kasi wala ka na. Wala kang ligtas sa apoy. Maaaring sa tubig, makakalangoy ka pa kung swimmer ka, Olympian ka eh. Pero mapapagod ka rin, 40 days. Amen? 40 days kang lulutang-lutang, kakainin ka pa ng pating. Amen? Magkakasama na yung mga tao at pating nung panahon yun. Amen? In other words, nobody survived the waters, the floods. Sa pangalawang pagkakataon, sabi ng Peter, in our time, in this generation, God will judge the earth by fire. And it is more scary. Kaya nga sabi ng Bible, snatch them out of the fire. Sabi ng Panginoon, agawin natin sila mula sa apoy. Kasi hindi lang yung impyerno tinutukoy doon, talagang literal. Na apoy mula sa langit ang babagsak para po sa ikalawang paghukom ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So that is the second lesson that we learned from Noah. Amen. Be righteous in the midst of unrighteousness around you. Is it possible? It is. Because Noah did it and he gave an example. Amen po ba? Amen. It is difficult. Mahirap. Kasi maaaring pagtawanan ka. Maaaring i-ridicule ka. Maaaring insultuhin ka. Kasi nangangaral ka ng isang bagay na kakaiba para sa kanila. Pero, kagaya ni Noah, magpatuloy lamang po tayo. Amen po ba? Amen. So, Noah did the will of God and in his righteousness, he became a good influence to his children. Iyon ang nais kong puntuhin. As a father, Noah was a great father. Amen? Why? Because his children obeyed him to build the ark. Tulong-tulong sila. Sumunod sila. Hindi sila nagsabing, Tatay, bakit ka namin susundin? Kung ano-ano pinapagawa mo sa akin, ang bigat kaya nito pagbuhatin, di ba? Ang bigat kaya ng mga kahoy na to, ang hirap kaya nito, 120 years natin binubuo. Amen? Nung mga unang panahon kasi mahaba buhay ng tao eh. Amen? Pero yung mga anak, hindi nagreklamo, sumunod kay Noah. Bakit? Kasi karapat dapat sundin yung tatay nila. Pero kapag yung tatay natin, hindi nagiging mabuting tatay, di ba? Ewan ko sa'yo. Di ba? Hindi natin sinusunod kasi nakikita natin yung mga kahinaan ng tatay natin. Ewan ko sa'yo, lasenggo ka nga eh. Sinasabihin mo akong ganito, ikaw nga ganito eh. Di ba? Ang dali natin ibalik sa kanila, di ba? Yung mga nakikita nating mali nila, ganun tayo.
Amen. Pero kay Noah, walang paibalik yung mga anak niya. Ay, wala silang magawa kundi sumunod kay Noah. Amen po ba? Because Noah was a great father. Meron lang isang point of weakness si Noah. Hindi rin siya perpekto. Hello? Amen. Hindi rin po perpekto si Noah. Siya rin po ay nag-fail. Sa Genesis chapter 9, siya po ay nahuli ng kanya. Ay, sobrang nagpakalasing siya. Hanggang sa talagang he was so wasted na nag-collapse na siya doon sa tent ng kanya, na sa tent nila in front of his children. So that was the only point of weakness in Noah's life, his drunkenness. Amen. Nagpakalasing siya. Kaya po yung drunkenness is also a sin against God. And that was the only weakness of Noah. Amen. He was caught by his children being so drunk and wasted. Genesis chapter 9 po yan. Amen. Okay. So yun po sa yun po yung buhay ni Noah. So ang life lesson sa buhay ni Noah, as a father, you can be righteous even when lahat ng kumpare mo ay may babae, ikaw hindi ka mambababae kasi alam mo hindi yun ang karapat-dapat sa pamilya mo. Gusto mong bigyan ng dignidad ang mga anak mo, gusto mong bigyan ng dignidad ang pamilya mo, kaya hindi ka magkakabit. Amen. Kahit na lahat ng kumpare mo may kabit. Amen. At sasabihin nila, uy, mga lalaki ka naman, mga tunay na lalaki, may kabit yan. Di ba? Pero si Noah hindi niya ginawa yun. At yung mga totoong lalaki ng Panginoon at mga ama sa panahon ngayon, ganun kagaya ni Noah. Amen. When everybody's doing it, they will stand against the tide. Amen. Maninindigan sila sa katuwiran. Amen po ba? Patuloy silang susunod sa Panginoon. Okay, yun po yung ano ni Noah. Noah did everything just as God commanded him. At ang pangatlo po na father na pag-aaralan natin ngayon, bago ko magtapos, madali na to, si Abraham. Okay, so yung una si Adam, second si Noah as a father, and third father that we will learn is Abraham. Abraham was the father of the nation of Israel. Amen? He was the father of the nation of Israel. Genesis chapter 15 verse 6. He was the father of an entire nation. He was a man of great faith. He was obedient to the will of God. Ang sabi ng Diyos sa kanya, umalis ka dyan. Pumunta ka doon sa Kaldeo. Amen? So, from doon sa kanyang bayan, pumunta siya sa isang pagan na lugar. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa kanya, I will multiply you. I will bless you. Sabi ng Panginoon. Tapos, 75 years old na si Abraham. Wala pa siyang anak. Sabi ng Diyos sa kanya, nagpakita ang Diyos sa kanya, pararamihin kita. Paano ako dadami? Wala nga akong anak. Sabi ni Abraham. Pero sabi ng Diyos, magkakaanak ka. Kasing dami ng bituin sa langit. Kasing dami ng buhangin sa dagat. 75 years old. Ganon din yung anak, yung asawa niya. Amen, nasa 70s na. Biologically speaking, imposible. Makakanak ba isang 75 years old na babae? Biology will say no. Amen? Impossible. But God spoke. Ang Diyos ang nagsalita. Sa ka maniniwala? Sa biology o sa Diyos? Pero si Abraham, at the back of his mind, paano mangyayari yun? Matanda na yung anak, asawa ko, si Sarah. So 75 years old, binigay yung pangako. 99 years old na si Abraham, wala pa rin yung anak. Wala pa rin yung pangako. So ilang taon na? From 75 to 99, almost 25 years ng paghihintay. O 24. Dahil doon, nainip na po si Abraham. Diba? Man of faith si Abraham. Ang title ng Bible sa kanya, Man of Faith. Amen? Pero si Abraham, nawalan din ng faith. Sa paghihintay, ang tagal na kasi. 24 years na siya naghahantay. So ang ginawa niya, kunuha niya yung kanyang alipin, si Hagar, ipinasiping niya kay Abraham. Kaya si Abraham, nagkaroon ng anak kay Hagar. Ang pangalan, Ishmael. Pero hindi siya ang child of promise. Hindi si Ishmael. Sapagkat yun ay gawa ng tao,
hindi gawa ng Diyos. Amen po ba? It was man's ways. Ano yun? Si anong nagpasipin eh? Si Sarah, pinasipin niya si Abraham kay Hagar. At si Ismael yung naging anak nila. At alam niyo ba kung ano si Ismael? Sa history, siya ang ama at pinagmulan ng lahi ng mga Arabo. At ng mga Muslim, in other words. Kaya yung pong Muslim at ang mga Arabo, sila po yung number one persecutor ng Israel ngayon. Di ba? Kinukubkub nila ang Israel. But that's another totally different story. At isang preaching din yun na napakahaba. Amen? At isang araw, siguro ipipreach ko rin yun. Pero si Ismael po ang naging ama ng mga Muslim Arabs na naging number one enemy ng Israel. Okay, after nung 99 years old si Abraham, matanda na siya, uugod-ugod na siya. Dumating uli ang Diyos at nagsabi, ipinaalala, Abraham, nangako ako sa iyo, bibigyan kita ng anak. Oo nga po eh, hindi na kami nakapag-intay eh. So even if he was a man of faith, there was a point of weakness also in Abraham's life. Di ba? Parang ako lang yun, sabi mo siguro, ano? Meron kang point of weakness sa buhay. Eh, tao lang eh. Amen? Tao lang kasi tayo na nag-fail. Pero we always come up and, you know, tayo ay babangon. At si Abraham, hindi nagbago ang pangako ng Diyos sa kanya. 25 years after, hindi nakalimot ang Diyos. And he reminded Abraham, I am a God who is true to my promise. At nung 100 years old po, nung 100 years old si Sarah, nanganak na buntis. Amen? At ang pangalan ng bata ay si? Isaac. Si Isaac. Dumating si Isaac 25 years after. Gaano ka nakatagal nag-aantay ng prayer request kay Lord? Hello? Ha? 25 years na rin ba kagaya ni Abraham? Baka naman 3 days pa lang, naiinip ka na. Totoo ba talaga na ang pangako ng Diyos? Eh, tutuprin niya? O baka naman mga isang buwan pa lang mula nung nag-pray ka, naiinip ka na. Subukan mo kaya mag-antay ng 25 years. Will you remain faithful and true? At sabihin mo, Lord, tutuparin mo yung pangako mo kasi you are a God of promise. Amen? And God indeed fulfilled His promise. But it was 25 years after. It was a work of faith. Para sa ating mga Kristiyano, minsan, hindi naman ang Diyos binibigay lang niya instantly kung ano yung gusto natin. Minsan, tinetest tayo ng Panginoon. Amen? Tinetest ang Panginoon kung kaya mong manampalataya. Despite. Amen? Mananatili, titingin ka ba sa pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos, bibigyan siya ng anak. At 25 years na matanda na si Sarah. Biologically, she will never bear a child. But, nangyari na ganap nung 100 years si Sarah, dumating yung anak nila, yung pangako ng Diyos, si Isaac. And Isaac, nung pinanganak si Isaac, eto na, binigay na si Isaac, di ba? At alam din natin yung kwento. Nung lumaki na si Isaac, mga ganito na siya, mga parang elementary age na siya, ano pong sinabi ng Diyos sa kanya? Oh, yun. Tama, ialay mo si Isaac. Ano ba yan? Binigay na nga, tapos hihingin din. Di ba? Parang tayo minsan, di ba? Meron tayong hiningi sa Diyos. Tapos minsan, sinusubok tayo ng Diyos, kaya mo bang ibigay? Kaya mo bang bitawan? Kaya ba ng faith mo na ipagkatiwala sa Diyos? Si Abraham, ganun, sinubok uli yung faith niya. E doon ay pinakakaasam-asam niyang anak niya. Paborito niya, mahal na mahal niya. Tapos isang araw, sabi ng Diyos sa kanya, ialay mo si Isaac. Ang hirap noon bilang ama. Anong gagawin? Noong unang panahon, pag sinabing alay, susunugin. Pag sinabing alay, papatayin. Kultura po kasi nila yun noon, ha? Hindi na yun ngayon ginagawa. Amen? So sa halip na hayop, ang gusto ng Diyos, si Isaac ang ialay sa altar. Kung ikaw, tatay ka, hihingin sa'yo yung anak mo, ialay mo yung sakripisyo mo, kaya mo yun? Oo, oh, may mga nagre-react na, mahirap yun. Diba? Anak ko yan eh. Pero hinihingi eh. Kaya mo bang pagtiwalaan ng Diyos?
This is the most difficult part. Yung walking by faith. Yung mananatili kang maglakad ng may pananampalataya na kaya mong pagtiwalaan ng Diyos. Lord, hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Nakakasira ng ulo. Ang hirap intindihan ng nangyayari. Pero, sa kabila ng lahat, nagtitiwala ako sa'yo. Pikit mata, buntong hininga. Nagtitiwala ako sa'yo. I put my trust in you. I do not understand. I do not comprehend. But I trust you. I continue to trust you. At yun na po yung ginawa ni Abraham. Sabi na, anak, magbihis ka. Saan po tayo pupunta, tatay? Manunod tayong sine? Oo, halika. Sama ka. Amen. Tumantuwa yung bata, nagbihis. Sama siya sa tatay niya. Kala niya manunod sila sine, magmumoling. Pagdating nila doon, ano po yung nakita? May altar. Ay, mag-aalay po pala tayo. Ah, sabi niya, we will worship the Lord. Yun nga pala. We will worship the Lord, sabi ng ganun. Pagdating nila doon, merong nakalagay na altar. Sabi ng ganun, tay, mag-aalay pala tayo eh. Asan na po yung hayop na iaalay natin? Wala po silang dalang hayop eh. Hello? Wala silang dalang hayop. Sabi ni Isaac, asan po yung hayop? Alam niyo po ano sagot ni Abraham? The Lord will provide. Alam na alam ni Abraham sa puso niya eh. With conviction, the Lord will provide. Alam niya, at the end of the day, hindi iaalaw ng Diyos na mamamatay yung anak niya. Kasi ito yung pangako eh. The promised child. Sa kanya magmumula yung anak na kasing dami ng bituin. Sa kanya magmumula yung anak na kasing dami ng buhangin sa langit. He never lost sight of the promise of God. Sa mga pagkakataong yun, sa testing na yun ng buhay, hindi nawala yung mga pangako ng Diyos kay Abraham. The Lord will provide. Anak, ang Diyos ang magbibigay. Pero nung araw, habang ginagawa na yun, lumuluha na yung ano niya kasi inagapos na niya yung anak niya eh. Tapos hinahanda na niya yung ano eh, yung apoy eh. Amen? Handa pa rin siyang sumunod. Amen? Handa pa rin siyang sumunod. The Lord will provide, pero ano ginagawa? Ginagapos na niya yung anak niya tapos ilalagay na niya doon sa altar. Maya-maya, meron na pong ano, kambing tupa doon sa likuran nila. Saan galing yun? Eh, the Lord will provide eh. Di ko alam saan galing. Basta dumating. Amen? Pagkakita nila, sabi ng Diyos, eto ang iaalay mo. Amen? Free na si Isaac. Tinanggal mo lang sa altar, ipinalit yung hayop. Amen? Kapag tayo, hindi tayo pwede hindi dumating sa ganung punto ng buhay natin, doon sa mga sangandaan ng buhay, crossroad of our lives, God will test our faith. God will test our faith. Mga ganyang pagkakataon, hihingin ng Diyos. Hihingin ng Diyos. May hihingin siya sa'yo na isang bagay na malapit sa puso mo. Will you be able to release and obey God and say, God, I trust you and I will obey you. I do not understand. Inihingin mo sa akin si Isaac. Mahal na mahal ko to. Gusto ko patayin ko para sa may offer. But I will obey. Amen? Yun po si Abraham. That's why he's called the man of faith. There were moments of failure and moments of weakness, but at the end of the day, his faith prevailed. At yun yung shining moment ni Abraham. Hello? As a father, yun yung shining moment ni Abraham. He was willing to give back Isaac. He was willing to surrender Isaac. Amen? In his life. Sino ba si Isaac? Isaac is somebody he loves so much. Yun yung pinaka-antay-antay niya na answer sa prayer. Pero isang araw, hiningi rin sa kanya. Sino yung mga Isaac sa buhay natin? O ano yung mga Isaac sa buhay natin na hinihingi ng Diyos? Kalabitin mo yung katabi mo. Sino yung Isaac mo? O sabihin mo, ano ang Isaac mo? Hinihingi ng Diyos yan ngayon. Kaya mo bang ibigay? God is asking the Isaac of your life. Something that you value, something that you love more than God, maybe? And so God is asking it from you. Surrender it to Him because God will. Amen? Ibabalik yan ng Lord sa'yo pag na-prove niya. Amen po ba?
Amen. So yan po si Abraham, he was a man of faith because he was able to surrender Isaac, his one and only child. Yun po. So ano po yung lesson natin na makukuha sa buhay ni Abraham? Amen. The lesson that we can, he was a man of faith. Amen. And being a man of faith, he was willing to surrender his children to God. Sa buhay po natin, bagaman tayo po yung mga magulang, mahal na mahal po natin yung mga anak natin, di ba? Di po ba? We love our children very much, but we can only do as much. Because more than anything, it is God who owns our children. And sometimes, God is asking our children from us. Amen? Hinihingi po ng Diyos yung mga isaak natin sa buhay natin. Yung mga, minsan, yung mga anak natin eh, na mahal natin. Na can we surrender, can we just entrust them to God? Amen? I-entrust po natin sila sa Panginoon. Bagamat mahal natin sila. Kasi higit na ang Diyos ang makakapag-ingat sa kanilang mga buhay. So, Abraham was able to finish what God has started in his life. And he was greatly, and sabi ng Bible, God was greatly pleased with Abraham's faith. Natuwa ang Diyos sa faith ni Abraham. At wala nang kagaya ni Abraham na nabuhay na nagkaroon ng ganung kalaking faith. Amen? Kaya nga po siya tinawag na man of faith. Kaya siya po ay naging ama ni Isaac. Ngayon, si Isaac ay lumaki, nagkaroon po ng asawa, naging asawa niya ay sino? Isaac and? Sino po yung naging asawa ni Isaac? Rebecca. O si Rebecca, si Jacob. Okay, pero papunta ako kay Jacob kasi si Jacob ang naging anak ni Isaac. Siya yung pang-apat na pag-aaralan natin. Sino yung apat na ama na pinag-aaralan natin? Kasi Father's Day. Sino? Adam. Number two? Noah. Number three? Abraham. And number four? Si Jacob. Okay, last na to. Jacob. Jacob was the son of Isaac. Okay? Siya po ang naging anak ni Isaac. At si Jacob po yung naging father of the 12 tribes of Israel. Siya po yung naging ama ng 12 tribes of Israel. Sino po yung mga anak nila? Gusto kong enumerate to. Finally, nakuha ko yung kompletong pangalan nila. Si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Issachar, si Zebulun, si Gad, si Asher, si Joseph, si Benjamin, si Dan, at saka si Naphtali. Yan yung 12 sons of Jacob. Sila yung naging ama ni Jacob. Sino naman si Jacob? Kung titignan po natin si Jacob, meron siyang twin. Meron po siyang kambal, si Esau. Nung nandun pa lang si Esau at saka si Jacob sa tiyan ng kanilang nanay, nandun pa lang sila sa tiyan, bago'y pinanganak si Esau. Si Esau kasi yung panganay eh, siya yung unang lalabas. Alam niyo po ba, nasa tiyan pa lang si Jacob, hinihila na niya yung kama, yung paanong nung kuya niya si Esau. Ganun po si Jacob, nandun pa lang siya sa sinapupunan ng kanyang ama, ng kanyang ina, hinihila niya, he was pulling up the heel of his brother Esau. Sabi ng Bible, recorded yan. Ngayon, that speaks of how the character of Jacob is. Jacob, kung ano po natin yung kanyang pangalan, he was a schemer, manipulator. Siya po ay schemer, siya po ay manipulator, or deceiver. Yun po yung translation ng pangalan niya. Siya po ay si Jacob. In Hebrew, sabi po doon, he grasped the heel. Hinila niya yung kanyang heel ng kanyang anak na si, ay ama na kapatid na si Esau. And he was a deceiver. Nung sila po ay nailabas na, panganay si Esau, di ba? Pero nung ibibigay na ni Isaac yung kanyang birthright, kasi ibe-bless na niya yung panganay, nagkunchaba si Jacob at saka yung nanay niya na si Rebecca. Kasi matanda na si Isaac eh, bulag na, hindi na nakakakita. So, ginawa ni Rebecca, habang nasa OI, nutusan niya si Esau na pumunta doon sa bukid para mawala. Tapos, yung ibe-bless na, pinag-jacket niya si ano?
Kasi si Esau, ano siya, mabalahibo. Mabalahibo, yun ang pagkakaiba nila ni Jacob. Pinag-jacket niya ng balahibo ng hayop. Tapos, pumasok sila sa tent ni Isaac para i-bless. Sabi niya, Esau, bine-bless. Ibinibigay ko sa iyo ang birthright. Tapos yung hinang, ikaw nga si Esau. Kasi paghibo niya, mabalahibo. Hindi niya alam, si Jacob pala yun. Nag-jacket lang ng hayop na, ng balat ng hayop para mag-pretend, mag-deceive niya. At, blines nga ng Panginoon si Jacob. Pagdating ni Esau, umiyak na siya, bakit? Akin dapat yun! Pero naisahan siya ng bunso, si Jacob. So si Jacob talaga, bata pa lang, possessor na. Gandun pa lang siya sa tiyan ng nanay niya, hinihila na niya, hindi ako dapat ang pangalan, kasi mga pangalan ang merong blessing ng birthright. Amen? So, bata pa lang, possessor na siya. He wants to do his own way. Agresibo siya. Masyado siyang manipulator, in other words. Deceiver. Lahat na yata ng negatibo, nasa kanya na. Tapos, ninakaw pa niya yung birthright ng kuya niya. Amen? Wala nang magawa si Isaac . Naibigay na niya. Naibigay na niya kay Jacob. Si Esau, wala na pong nagawa. And so, si Esau, all the days of his life, masama ang loob niya. Amen. Masama ang loob niya sa kapatid niyang si Jacob. Pero wala na siyang magagawa. Naibigay na. Amen. Pero hindi papayag ang Diyos. Sapagkat siya magiging ama kung saan magmumula ang lahi ni Jesus. Kinakailangan ayusin siya ng Diyos. Amen. Kasi mapapabilang siya sa genealogy ng Panginoon. Siya magiging ama ng 12 tribes of Israel. Hindi pwedeng schemer ka pa rin. Hindi pwedeng deceiver ka pa rin. Hindi pwedeng liar ka pa rin. Amen? God will fix you. Amen? Kapag may plano ang Diyos, may tawag ang Diyos sa'yo, gaano ka man kasama, gaano ka man kasinumaling, gagawa ang Diyos ng paraan sa'yo. At isang araw na naginip si Jacob, hindi lang panaginip, pinakita siyang hagdan, akyat panaog yung anghel. Amen? At pagkatapos noon, nakipag-wrestling si Jacob. Alam niyo po ba kung sino nakapag-wrestling niya? Si Lord. Ang sabi ng Bible, angel. Pero si Lord yun. Amen? At nung habang nagre-wrestling sila, all night, magdamag. Nag-wrestling sila. Pagkatapos ng wrestling nila, ang resulta, sino panalo? Bale ang tadyang ni Jacob. He was a limp man. Ganito na siya maglakad. Iba na ang tindig niya. Amen? Masakit ang tadyang binali ng Panginoon. And that will always be a reminder, that is a symbolism, that God, kapag ikaw ay masyadong mayabang, kapag ikaw ay masyadong liar, deceiver, schemer, clever, God will wrestle with you. Re-wrestlingin ka ng Diyos. Huwag mo sabihin, matapang ka, tigasin ka, astig ka. Amen? Re-wrestlingin ka ng Diyos. Ganun ang ginawa ng Diyos kay Jacob, ni-wrestling niya. Pagkatapos, pilay siya. Amen? At yung pagiging pilay niya na yun will always be a reminder that God wrestled with me. God humbled me. God fixed me. Inayos ako ng Diyos. At ito ang preba, resibo. Hindi na ako kagaya ng dati. I will forever be a limp man. L-I-M-P, limp, pilay. At siya po ay nabuhay na pilay all the days of his life. Which will always remind him that God wrestled with him. Pero pagkatapos po noon, God changed Jacob. Jacob was a totally changed man. Hindi na siya mayabang, hindi na siya astig, hindi na siya liar, hindi na siya schemer, hindi na siya magnanakaw, hindi na siya madamot, hindi na siya manlalamang. Amen? Binago siya ng Diyos. Hello? At binago ng Diyos pati pangalan niya para ang kanyang lumang pagkatao ay mawala na. From Jacob, he was called Israel. Kaya po, ang pangalan po ni Jacob, binago ng Panginoon pagkatapos nilang mag-wrestling. Anong pangalan niya? Israel.
Kaya lahat ng mga naging anak na ni Jacob ay sons of Israel. At yun po yung 12 tribes of Israel. At mula sa 12 tribes of Israel, si Judah ang pinagmulan ni Jesus Christ. The tribe of Judah. Kaya si Jesus Christ, ang tawag sa kanya, He is the Lion of the tribe of Judah. Amen? Si Jesus Christ yun. Amen? Saan nagmula si Jesus Christ? Kay Jacob. Papayag ba ang Diyos na magmumula si Jesus sa isang schemer, liar, deceiver, manlalamang, masamang tao? Hindi. Amen? Inayos, binago ng Diyos si Jacob. Naging Israel. Pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali proseso. Kinakailangan pa niyang mapilayan. Amen? Minsan kasi, masyadong matigas ang ulo ng tao, kinakailangan talagang pilayan ng Diyos eh. Para makinig at matuto. I'm figuratively speaking. Amen? Sa ngayon, hindi na namimilay ang Diyos. Amen? Pero namimitik ang Diyos. Ibig sabihin, para magpaalala, kagaya nung, amen, as a loving father. Pero as good as he is already, si Jacob po, ay nagkaroon din po siya ng mga weaknesses as a father. Pinag-usapan kasi natin mga father, ano yung weakness ni Jacob as a father? He showed favoritism. Amen? Nagkaroon siya ng paborito. Sino yung paborito niya? Si Bunso. Hello? Si Bunso. Lagi na lang si Bunso. Lagi na lang si Bunso. Amen. Lagi na lang siya. Lagi na lang siya nakikita niyo. Lagi siyang pita. Amen. Kaya nag-iibo, nagkukulong. Kasi hindi raw siya nakikita. Lagi na lang si ate. Lagi na lang si kuya. Lagi na lang si Bunso. Ano ba yan? Eh siya kasi panganay. Kaya lahat na ibuhos sa kanya. Tapos siya naman Bunso. Kaya paborito kasi Bunso. Amen. Eh, paano naman ako? Nasa gitna. Ano ako? Hello? Sino ako? Eh, nasa gitna. Yan, yung tinatawag na middle child syndrome. Amen? So, dalawang punto yan. Kung ikaw ay ama, huwag kang magpapakita ng favoritismo. Kasi you are developing, amen, bitterness in the hearts of your children. Yun ang naging failure ni Jacob. Bakit natin pinag-aaralan? Para hindi natin gayahin. Amen? That was the weakness of Jacob as a father. He showed favoritism. And his favorite was Joseph. Yeah, si Joseph binigyan niya ng regalo. Regalo na ano? Na colorful coat. Rainbow coat. Amen? Yung iba, ordinaryong coat lang. Hindi ba kulay? Amen? Pero si Jacob, talagang sadyang pinatahi. Amen? Pinakutur. Amen? Galing talaga sa mamahalin, makikita mo, tsaka ganda tingnan. Kaya naman pag sinuot ni Jacob, naku, yung mga kapatid niya, umaapoy yung inggit. Yung mga mata nanlilisik. Kasi naiinggit. Amen? Kaya ano ginawa nila isang araw? Nagplano sila. Sabi, lagi na lang paborito. Si ano eh, si Joseph. Joseph na lang lagi. Joseph na lang lagi. Mga Joseph ba paborito? Lagi na lang si Joseph. Kaya yung mga kapatid niya nagplano isang araw. Ano pong ginawa? Inabangan si Joseph? O, saan ka pupunta? Halika rito. Kasi wala yung tatay eh. Halika nga rito. Ikaw, lagi ka na lang ano eh. Nakakalabang sa amin eh. O, ngayon, may laban ka ba? Wala yung tatay natin dito. Ano pong ginawa nila? Tinali. Tapos, hinulog sa balon. And he was left for dead. Binugbog muna siguro nila. Tapos sinulog sa balon. Tapos, iniwan nila doon na prone sa mababangis na hayop. Sabi niya, mamamatay na yan. Kakainin niya ng mabangis na hayop kasi iniwan siya sa disyerto. Amen? At noong bumili sila, meron silang kinatay na hayop. Tapos yung dugo ng hayop, nilagay nila doon sa coat niya na maganda. Yung paborito niyang coat. Amen? Tapos umiiyak sila sa mga tatay. Wala na, patay na po si Joseph. Amen? Ang binalita nila, patay na si Joseph. Umiiyak si Jacob. Grabe din niya matanggap kasi paborito niya yun eh. At ang sabi, patay na. Amen? Bakit? Kasi inggit na inggit yung mga kapatid niya. At talagang patay na nga
si Joseph, he could be considered dead, but God, because God has a plan in the life of Joseph, saved him. Mula sa panahon, inangat ng Diyos, niligtas, pumunta ng Egypto. Pagdating ng Egypto, naging gobernador. Mataas na tao, itinaas ng Diyos. Why? Because God has a plan for Joseph's life. He became the feeder of the nation. Amen? In the midst of famine, Joseph was used by God to feed the nations of the world. Amen? Joseph the dreamer. Amen po ba? Ininterpret niya yung dream ng Pharaoh. Amen? Ininterpret niya yung dream ng King of Egypt. At siya po ay nagkaroon ng pabor at siya po ay tinaas ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Amen? At alam na po natin the rest is history sa buhay ni Joseph. Pero gusto kong balikan yung leksyon natin na kinukuha sa buhay ni Jacob as a father. He showed favoritism. As parents, as fathers, do not show favoritism. Pantay lang. Amen? Ipakita mo na mahal mo lahat ng anak mo. Eh, minsan, mahal naman talaga kayo ng tatay at nanay nyo na pare-pareho eh. Kayo lang ang nag-iisip ng negatibo eh. Amen? Kayo lang nag-iisip. Isip lang yun, pero hindi naman talaga. Mahal ka kaya. Amen? Kalapitin mo ang katabi mo, sabihin mo, mahal ka ni daddy. Mahal ka ni mami. Mahal ka ni tatay. Mahal ka ni nanay. Amen? God loves. Pag nanay ka at tatay ka, mahal mo anak mo, pantay-pantay, equal. Amen? Pero magkaminsan, meron talagang magaling ano eh. Magaling tumikit, magaling manlangis. Kaya nakakalawang magkaminsan. Pero dapat ikaw kasi magsalita ka rin, ano ba gusto mo? Diba? Meron kasi yung hingi ng hingi. Hindi nahihiyang humingi. Eh, ikaw nahihiyakang humingi. Kaya feeling mo, nalalamangan ka lagi. Amen? Ayan. Sabi ng Bible, sinong ama ang hindi magbibigay sa anak kapag humingi ng tinapay? Sino ka ba ang hindi magbibigay sa anak kapag humingi ng isda? Ng itlog. Amen? Hindi magbibigay ang ama sa isang anak ng ahas kapag humingi ng tinapay. In other words, as parents, bilang mga ama, mahal tayo ng ating mga magulang. At ibibigay niyan! Amen? Amen? Ibibigay niyan pati buhay niya para sa'yo. Hello? Kayang ibigay ng mga ama ang buhay nila para sa mga anak nila. Para sa pamilya nila. Amen? Amen? Yung mga nandun sa Marawi, mga sundalo, handa nilang ibigay yung buhay nila para sa bayan. Amen? Para sa bayan yun, ha? Lalo na pag sa pamilya mo, dugo mo yan, eh. Ibibigay mo ang lahat. Kaya yung mga ama, ginagawang araw at gabi, gabi at araw. Amen? Yung tatay ko, idol ko yun, eh, kasi napaka-hardworking. Amen? Hindi po siya nagtapos ng kolehiyo, pero siya po ay, sabi nga nila, madiskarte sa buhay. Amen? At nagkaroon po siya ikabubuhay na nabuhay niya po kami na pag-aral dahil sa kanyang mere hard work, perseverance. Nung nasunugan kami, akala ko katapusan na namin eh. Pero isang araw nakita ko bumangon yung tatay ko, bumangon kami. Yung tatay at nanay ko nagsikap, nagtrabaho. Ayaw nila ipakita sa amin na manghina kami. Sige, iyakan na kami. Wala na kaming bahay eh. Amen? Paano naman mo ako pag-aral? Wala, isang buwan lang. Nandito na kami sa Maynila, nagpapakasyon. Amen? Binili agad ng tatay ko piano. Kasi nasulog yung piano ko eh. Eh, mahal na mahal namin yung piano. Binili niya agad, isang buwan lang, pagbakasyon namin dito, sunugan kami, Abril, Mayo, dito na kami sa Maynila. Bili agad ng piano eh. Amen? Pinagbakasyon kami din sa Bisaya. Amen? At para makalimutan namin yung sama ng loob kasi nga nasunugan kami. Ganun ang mga magulang, ganun ang ama. Nakita ko yun sa tatay ko. Amen? Marunong sa buhay. Hindi niya pinapakita na mahina siya. Hindi niya pinakita sa amin na katapusan na ng buhay. Amen? Anong ginawa niya? Nagpalay siya. Palay, hindi namin alam kung paano niya ginawa niya. Basta dami niyang pera. Basta nga lang po, dami niyang pera. Kasusunog lang ng bahay namin, Abril, Mayo, ang dami niyang pera. Yun po ang tatay ko. At ganoon ang mga tatay. Darating ang pagsubok, darating ang problema, darating ang bagyo ng buhay. Pero ang mga tatay,
yan para sa pamilya nila. Magkaminsan, gusto nilang sumuko, pero hindi magpapakita yan ng kahinaan. Amen? Hindi yan magpapakita ng kahinaan kasi gusto niya, siya yung maging modelo ng katatagan. Amen? Minsan, hindi niya pinakita na mahina siya, minsan hindi niya pinakita na hindi na niya kaya. Amen? Sapagkat ganyan po ang mga magulang. Amen? They would do everything for their family. Amen? Kaya niyang ibigay ang lahat. Amen po ba? Amen. Kaya kung babalikan po natin ang mga ama ng tahanan, sa utang po natin sa kanila ang ating buhay. Amen? Sila ang nagpapakahirap, nagtatrabaho, nagpo-provide for our family para bigyan tayo ng kinabukasan. Ng magandang kinabukasan. Amen? Matanda na nga ako, may anak na nga ako, yung tatay ko, siya pa rin yung nagpapakain sa akin. Amen? Nagluluto sa akin. Amen? Ganun po ang mga tatay. Amen? Amen po ba? Kaya huwag kayong magtatampo sa mga tatay nyo. Father's Day ngayon, sabihin nyo sa kanila, I love you! Hello? Mahirap ba sabihin yung I love you? Para sa mga maraming tao, sabihin nila, ay, naku, nakakahiya kasi sabihin yun. Kasi mga Pilipino, masyadong ano eh, di ba, mga Filipino, shy tayo eh, masyadong conservative. Amen? Pero it doesn't hurt if we say I love you to our father. Amen? Kasi Father's Day ngayon. Amen po ba? Wala pa rito yung tatay mo, tawagan mo. Sabihin mo, Tay, Happy Father's Day. I love you po. Salamat po sa lahat. Amen? Huwag mo nang tingnan yung kahinaan ni Noah. Huwag mo nang tingnan yung kahinaan ni Abraham. Huwag mo nang tingnan yung kahinaan ni Adam. Huwag mo nang tingnan. Kasi at the end of the day, great fathers pa rin sila. Amen? Naitaguyod nila yung mga pamilya nila. At ito po yung araw ng mga tatay po ay pinagdidiwang natin at sinasabi natin, mabuhay kayo! Amen? Sapagkat kung hindi dahil sa inyo, wala tong pamilyang ito. Amen? Eh lalo na yung mga tatay na nanay pa! Meron akong nabasa kanila kasi bago ako pumunta dito, inaayos ko yung ano ko, dun sa internet, sabi na ganun, mabuhay ang mga tatay na nanay pa. Amen? Mas dakila yun ang mga tunay na bayani. Amen? Yung ginagampanan po yung pagiging ina at the same time pagiging ama. Amen? Doble po ang reward niyan. Hello? Doble po ang reward niyan. Doble! Yung reward ng nanay, sa'yo na rin yun. Yung reward ng tatay, sa'yo pa yun. Amen? God will bless you tremendously. Amen? Because God loves the fathers. God blesses the fathers. Amen? Sila ang binigyan ng responsibilidad para itaguyod ang pamilya. Binigyan sila ng ganun ka-pribilehyo na responsibilidad para itaguyod po ang pamilya. Amen po ba? Amen. Amen, amen po ba? Amen. Amen. Kaya tayong lahat, nako, hindi matatapos ito hanggang hindi ako yumuyuko at pumikit. Kaya tayo po ay yumuko na at pumikit. Salamat sa buhay ng mga ama. Ngayon ay araw ng mga ama. At nasaan man ang tatay ko ngayon, nagpupugay ako sa kanya. Dahil kung hindi sa tatay ko, wala ako ngayon. Wala po ako sa harapan niyo ngayon. Narito ako sa harapan niyo dahil sa tatay ko. Binuhay niya kami, tinaguyod niya kami, ginawa niya ang lahat para sa amin. At ang greatest regret ko lang is that I was not able to show him how much I loved him. Sana nagkaroon pa ng pagkakataon na naipadama ko pa sa kanya na mahal na mahal na mahal siya. Pero alam ko na nasaan man siya ngayon, kapiling na niya ang Panginoon at mas maligaya siya. At sa araw na to, sa buhay ng ating mga pinag-aralang ama ng tahanan, sa buhay ni Adan, ni Noah, sa buhay ni Abraham at ni Jacob, ang buhay nila ay pinag-aralan natin at nakita natin yung kanilang strengths and weaknesses. Meron silang lakas, meron din silang mga kahinaan. Pero ang kahinaan nila ay na-overpower at na-overcome ng kanilang strength. Sapagkat
at the end of the day, they proved to be great fathers, great examples and models to their children. Sinisikap nila na maging magandang halimbawa sila sa kanilang mga anak na walang maipupula kanilang mga anak sa kanila in return. At sa araw na ito, nawa, bigyan pugay natin ang mga ama ng tahanan, ng ating mga magulang, na ginagawa ang lahat para tayo mabigyan ng buhay na maayos at maganda. Yun ang kanilang tungkulin at ginagampanan nila yun ng may katapatan. Kaya naman sa oras na ito, kapag meron kang pagkakataon na ikaw bilang ama, magpatuloy ka at magpakalakas. Hindi madali ang iyong ginagampanan bilang ama ng tahanan. Mabigat, maraming responsibilidad. Pero salamat sapagkat hindi ka sumusuko. Salamat sapagkat nagpapatuloy ka. Salamat sapagkat nagsisikap ka. Salamat sapagkat ibinibigay mo ang lahat-lahat para sa iyong mga anak at sa iyong pamilya. Na may pagpalain kang patuloy ng Panginoon. Bigyan ng malakas na pangangatawan, kalusugan. At ibigay ang mga minimithi at ninanais na iyong puso para sa kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay. At kung ikaw naman ay anak na hindi madalas nagpapahiwatig at nagpapahayag ng iyong pagmamahal sa iyong ama, o baka minsan madalas nagre-rebelde ka pa, sinasagot-sagot mo, hindi mo ginagalang, hindi mo nire-respeto, ito na ang panahon na ma-realize mo ang sabi ng Exodus 20:12, children, honor your father that your life may be prolonged in this earth. Gusto mo ba humaba ang buhay mo bilang anak? Igalang mo magulang mo. Gusto mo ba magkaroon ka ng perpektong kalusugan at hindi nagkakasakit? At humaba ang buhay mo? Igalang mo ang magulang mo. Huwag mo silang lalabanan, huwag mo silang sasagot-sagutin. Bigyan mo sila ng respeto na sa kanila'y nararapat. Bigyan mo sila ng dapat na pagsunod sapagkat ikaw ay anak lamang. Kung kinakailangan lumapit ka sa kanya, wala man siya rito, pagdating mo sa bahay niyo, sabihin mo, kahit hindi ka dapat ang tatay mo, kahit na marami siyang ginagawang masama sa'yo, humingi ka ng tawad. Sabihin mo, tay, patawad, sapagkat hindi ako sumunod sa'yo, nagrebelde ako. Kung meron ka namang galit sa puso mo, may hinalakit, sama ng loob, sa iyong ama, o sa iyong asawa, sa ama ng tahanan, let go of that bitterness and anger. Let go of that hatred. Ibigay mo sa Diyos at lumaya ka. Magpatawad ka. Patawarin mo ang iyong ama kung siya'y nagkasala sa'yo. At tanggapin mo siya at yakapin. Ipanalangin mo siya. Iangat mo siya sa panalangin sa Panginoon upang ang Diyos ang kumilos sa buhay niya. At sa oras na ito, ang Diyos ang kumilos sa inyong pamilya. Gumalaw. Kung meron ng mga hindi pagkakaunawaan, kung meron ng mga hidwaan, meron ng mga hindi pagkakaisa sa inyong pamilya, ang Diyos ang kumilos at gumalaw at gumawa ng himala. Abutin kayo bilang isang pamilya. Hindi ko alam ang inyong tunay na kalalagayan, pero alam ng Diyos. Kaya kung ikaw ay lalapit sa Panginoon ngayon, God will make a way. Gagawa ang Diyos ng himala. Bilang ama, ang Diyos ang pinaka ultimate na ama. For of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice.
wherever you may lead, I will go. Ikaw man ay may kabigatan sa buhay, sa puso, sa pamilya, bakit hindi mo itulog at ilapit sa Diyos? Nakikita ka ng Diyos ngayon at handa ka niyang abutin. Come on, talk to your God. Kausapin mo ang Diyos. Pour out your heart unto Him. Sabihin mo ang kabigatan mo. Sabihin mo ang problema mo. Sabihin mo ang panalangin mo. Sabihin mo ang kahilingan mo. Sapagkat ang Diyos ay handang tumugon. Bilang ama na siyang nagmamahal ng higit sa lahat, higit na ama siya kaysa kay Adan, kay Jacob, kay Abraham, at kay Noah. Ang ama sa langit ay nakatunghay ngayon sa iyo bilang kanyang anak. At nakikita niya ang iyong kalagayan. Nakikita niya ang iyong sitwasyon. Nakikita niya ang iyong pinagdaraanan. Higit sa lahat siyang nakakadama ng iyong nadarama. Kaya naman, lumapit ka sa Kanya ngayon. Sabi ng Kanya salita, come unto me and I will give you rest. Pagod ka na ba? Malapit ka na bang sumuko? Ibigay mo sa Diyos ang kabigatan mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang kabigatan mo at Siya'y tutulong sa'yo. Shepherd of my soul, I give you full control. Whenever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Tutugunin ka ng Diyos.
Yeah.
sabihin sa iyo, kapatid, na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo ng higit sa lahat. Nakikita niya ang iyong kalagayan at sa oras na ito ay dinadamayan ka niya. Pinapalakas ka niya. Pinapatatag ka niya. Iniisip mo magkaminsan kaya ko pa ba? Parang gusto mo lang sumuko. Pero ang Diyos, tutulungan ka niya. Kaya tanggapin mo muli ang kalakasan ng Diyos. Ang kakayanan ng Diyos. Ang abilidad ng Diyos ay binibigay niya sa iyo. Pinapalitan niya ang kahinaan mo. Pinapalitan niya ang pagdududa mo. Pinapalitan niya ang mga bagay na mahirap para sa iyo. At tinutulungan ka niya ngayon na tumayo, tumindig ng matatag. Higit sa lahat bilang ama ng tahanan, pinabago ka ng Diyos. Ito na ang isang magandang simula sa buhay mo. God has come unto your life because God has seen your life. At sa oras na to, continue to surrender your life. Isuko mong patuloy ang Diyos, kagaya ni Jacob. Dati siyang deceiver, liar, schemer. Pero wrestling siya ng Diyos at binago siya ng Diyos. At ginawa siya ang ama ng maraming bansa. God can change you totally. Overnight, God can make a miracle in your life. At kung sa oras na ito'y patuloy kang magsusuko ng buhay sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka ng Diyos na may taguyod ang pamilya mo. Huwag mong sabihin hindi mo kaya mapagtapos ang mga anak mo. Mapagtatapos mo sila sapagkat tutulungan ka ng Diyos. Huwag mo sabihin hindi mo kayang tugunan ang pangangailangan ng pamilya mo. Sapagkat ganyan ka lang o ganito ka lang. Kapag tutulong ang Diyos sa iyo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Ibigay mo ang lahat sa Diyos at tutulungan ka ng Diyos. Pwede po bang tawagan ko ang mga ama? Can I just pray for yung pong mga ama ng tahanan? Yung mga ama ng tahanan. Amen? Sila po yung dahilan kung bakit nandito po tayo, mga anak. Amen? At magkaminsan, sabi ko nga, itong mga to, mga macho kasi to eh. Di nila pinapakita, pero yung bigat na nakalagay sa balikat nila, grabe. Sobra. Alam ko yun. Amen? Kaya pagkagawa natin ay ipanalangin natin sila ng Diyos ang katuwang at katulong nila. Sige po, tayo muli ay umuko, i-extend natin ang ating mga kamay sa mga lalaking ito na itinayo ng Diyos, itinindig ng Diyos para sa kanilang pamipamilya. Silang representative ng kanilang mga pamilya. Sige po, i-extend natin ang ating mga kamay sa kanila at magbitaw po tayo ng words of blessing. Let us bless them. Come on. Bless them. Release words of blessing upon them. Yes. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo ang mga lalaking ito na pinili mo, Panginoon, para sa kanilang mga pamilya. May taguyod ang kanilang mga pamilya. Mabigat ang responsibilidad. Mabigat ang binabata sa balikat. Pero hindi po sila sumusubo. Hindi po sila bumibigay. Bagkus patuloy po sila nagsisikap at patuloy pong nagpapakatatag. Kaya naman po, O Diyos, mula sa kalangitan, idagdag mo ang iyong mapagpalang kamay. Dagdagan mo pa, O Diyos. Dagdagan mo pa ang iyong awat habag. Dagdagan niyo pa ang iyong lakas sa kanila. Dagdagan niyo pa ang iyong abilidad. Dagdagan niyo pa, Panginoon, ang iyong kalakasan. Dagdagan niyo pa ang kanilang pananampalataya. Dagdagan niyo pa, Panginoon, ang kanilang pag-ibig para sa kanilang mga anak at pamilya. Dagdagan mo pa ang lahat-lahat, O Diyos, na kulang sa pangalan ni Jesus. At hayaan mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay ay patuloy mong mapagpala. Bigyan mo sila ng malakas na pangangatawan, perpektong kalusugan. Bigyan mo sila ng katalinuhan na ang kanilang pamilya ay maitaguyod nila sa tama. Give them wisdom that they may guide their family into the right path, O Lord, in the name of Jesus. Bless their families. Bless the works of their hands. Promote them continually.
prosper them continually. Open the heavens, O God, and pour out your abundant blessings, O Lord, sa mga lalaking ito. Panginoon, pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Ibigay mo ang pera ang kailangan nila na pagmatrikula ng kanilang mga anak. Ibigay mo, Panginoon, ang tamang trabaho. Ibigay mo ang promosyon, ang pabor, Panginoon, sa kanilang mga trabaho sa pangalan ni Jesus. At ayaw mo, O Diyos, na ang kanilang pamilya, Panginoon, ay patuloy na maging matatag at maging isa sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus. Ipag-adya mo sila, Panginoon, sa lahat ng aksidente. Ipag-adya mo sila, Panginoon, sa lahat ng pagtatangka na kaaway sa kanilang mga buhay. 24 hours a day, 7 days a week, Panginoon, keep them safe in your presence. Keep them safe in your loving hands, O Lord, in Jesus' name. And bless the works of their hands. Give them, O Lord, the wishes and desires of their hearts. Ang lahat ng hinihingi ng kanilang mga puso, pangarap, panaginip, para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ipagkaloob mo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At kung meron po kayo na mga wish sa Panginoon, sabihin nyo ngayon, kayo lang kasi ang nakakaalam naman. Come on, God is listening. Pinapakinggan kayo ng Diyos ngayon at nakabukas ang langit para sa inyong kahilingan. Kayo naman ang humingi sa Diyos. Kayo naman ang humiling sa Diyos. Hingin nyo, hinihingi nyo. Hingin nyo ang sinasabi ng puso nyo. Come on! Hingin nyo sa Diyos. Ibibigay ng Diyos. Yes, Lord. I agree. Nakikisa ako, Panginoon. Kagaya ni Abraham, naghintay ng 25 anyos. Lord, ibigay mo na ang matagal na hinihingi, matagal na hinihiling. Let it be done in Jesus' name. Mangyari, maganap. Let it be an answered prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. At tinataboy ko ang anumang sakit karamdaman, anumang aksidente sa kuna, anumang pagtatangka ng kaaway sa kanilang pamilya, pagkabahabahagi, pag hindi pagkakaunawaan, tinatanggal ko at tinataboy. At binubuklod ko ang kanilang mga pamipamilya ng iisang pag-ibig, iisang espiritu, iisang pagsama ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Pinapagpala namin sila, Panginoon, bilang mga ama ng tahanan. Magtatagumpay sila. Magtatagumpay sila. You will be victorious and that victory shall glorify God. Pura ba shikidara ba kanda? Panginoon, siniselyuhan ko ng iyong banal na dugo ang lahat ng prayers na sinagot mo sa kanilang mga buhay. At sa oras na ito, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat para sa inyong kapagkaluwalhatian. Maraming pong salamat, Ama. Pagpalain mo ang mga ama ng tahanan ito. Ngayong Father's Day, madama nila na merong Ama sa langit na nagmamahal sa kanila, kumakalinga sa kanila, nagpapalakas sa kanila, at sumusubaybay sa kanila. Maging buhay ka sa kanila more than ever, Lord. Magpakilala kang patuloy ng mas malalim. At hayaan mo na ang buhay nila, Panginoon, ay patuloy na sumunod lamang sa iyo. Pagpalain mo sila, Ama, mula ngayon hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. At hayaan mo na magampanan nila ang kanilang tungkulin bilang Ama ng tahanan ng may katagumpayan. Sige po, isa pa muling pag-bless. Pagpalain natin ang mga ama ng tahanan ito. Father, bless them in Jesus' name. More than ever before, in Jesus' mighty name. And I seal that blessing with the blood of Jesus forever and ever. Amen and amen. Sige po, maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating mga ama ng tahanan, pagigiting na ama ng tahanan. O ang pagbabalik, kapurihan at pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Alam ko po, lahat tayo nandito naniniwala na ang Panginoon ay mabuti. Amen? Amen. Ang Panginoon ay dakila. Amen mo ba? Amen. At ang Panginoon ay araw-araw na gumagawa ng kabutihan sa ating mga buhay. Amen mo ba? Amen. At sa loob ng nagdaang linggong ito, ilang araw pong ang dumaan bago itong araw na to? Anim. Meron pong anim na araw. At naniniwala po ako na kahit sa isang araw lang na yun, ay may ginawang mabuti ang Panginoon sa iyo. Amen po ba? Amen. Alam ko hindi lang isang beses, ngunit araw-araw may ginagawang kabutihan ang Panginoon sa ating mga buhay. Pero kahit sa isang araw lang na yun na nais mong
nagpasalamat sa Panginoon. Nais mong ibalik papuri pa sa salamat sa Panginoon. Alam kong meron po. Amen? Amen po ba? So, may anim na araw po na dumaan. Wala ka pong dahilan para sabihin na walang ginawang mabuti ang Panginoon sa'yo. Amen po ba? Dahil sabi sa banal na kasulatan, araw-araw po gumagawa ng kabutihan ng Panginoon. Amen? E anim na araw po yung dumaan itong nakalipas. So wala ka pong excuse. Amen? Merong ginawang mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? At bakit natin ba ginagawa ito? Dahil sabi po sa 1 Chronicles 16 verse 34, "Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever." Amen? Amen po ba? Ang sabi rito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? At ang pagpapatotoo, ang pagdedeklara sa publiko, sa maraming tao, ang kabutihan ng Panginoon ay isang uri ng pagpapasalamat sa Kanya. Amen po ba? Isang uri ito ng pagdedeklara ng pagmamahal natin. Amen? Dahil mahal niya tayo. Amen? Sabi nito, His love endures forever. Amen po ba? Amen po ba? His love endures forever. Kaya nga yung theme natin itong nakaraan is God's love is forever. Amen? At ang sabi sa 1 Thessalonians 5, verse 18, "Give thanks in all circumstances." Amen? Sabi rito, "Give thanks in all circumstances." Amen po ba? Lahat ng bagay na nangyari sa'yo, maganda man yan o hindi maganda, ang sabi, ipagpasalamat mo. Amen? Dahil lahat ng nangyayari sa buhay natin, may plano ang Panginoon kung bakit nangyayari ito. Amen? "And all things work together for good," sabi nga. Amen po ba? Kaya maganda man yan o hindi, ipagpasalamat daw po natin. Amen po ba? "Give thanks in all circumstances." Hindi po sinabing some, hindi po sinabing few. Ang sabi, all. Lahat daw po. Amen? "For this is God's will for you in Christ Jesus." Dahil ito raw po ang nais ng Panginoon para sa atin. Amen? Amen po ba? Dahil sabi sa punang lakasulatan, we were made to worship Christ. Amen? Kaya po tayo nilikha ng Panginoon para sambahin siya at papurihan siya. Amen? At ang pagbabalik ng, ang pagpapatotoo ng kanyang mga mabuting ginawa ay isang paraan ng pagsamba natin sa kanya. Amen po ba? Isa itong paraan ng pagpapakita ng kanyang kadakilaan sa buong mundo. Amen po ba? So it is a form of worship. Amen? Nagigets po ba natin? Naintindihan po ba natin? Sige po, kung naiintindihan po natin, sino po ngayong araw na to ang matapang na anak ng Diyos ang nais magbalik ng papurit pa sa salamat? Amen. Si Pastora Christy daw po. Gusto ko pong bigyan ng pasasalamat ang Lord kasi alam niyo po, ang kaaway natin laging nakaabang sa atin. Amen po. Laging nakabantay, alerto siya eh, kung kailan siya aatake sa atin. Amen po ba? Pinupuri ko ang Diyos kasi alam nyo, kahit andyan talaga yung ating mga kaaway, eh ang Diyos laging nagbibigay sa atin ng kalakasan, lagi tayong nililigtas. Amen po. Katulad rin po ng ating mga blessing, minsan ang diablo rin po ang humahadlang para hindi natin matanggap ang ating blessings. Di po ba? Sa akin, sa lugar namin, alam nyo po, mababait po yung mga kapitbahay namin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi napipigilan yung biyaya niya sa akin. Kahit yung mga kapitbahay ko mababait, yung mga customer ko ayaw nilang mag-park sa mga tapat nila kahit sandali lang naman. Talagang papaalisin nila. Alam niyo po, minsan medyo tagaroon din naman sa street namin yung may sasakyan at medyo sobra na yung gutom niya. So, ngayon, nagpaalam just siya doon sa tapat na pa-parkingan niya. So, sabi niya, pwede po ba makipark sandali lang? Kasi magti-take out lang kami kay Christy dahil gutom na kami. Pero sinungitan siya, hindi siya pinapark. Pero doon siya pumark sa medyo malayo. Bumalik rin siya sa akin. Alam niyo, nailis yung customer ko. Pinuntahan talaga siya. Sabi niya, bakit sa iyo bang kalsada to? Ba't ayaw mo pa-parking? Inaway talaga. Pero gusto kong purihin ng Diyos kasi
hindi naman tayo ganun nang nang-aaway. Pero bagamat ang biyaya sa atin eh, hinahadlangan ng ating mga kaawayan para hindi natin ito makuha. Pero kahit anong hadlang nila, pag sa atin po talaga. Amen po. At minsan nga, delivery ko naman eh, truck siya at maraming tubig ang deliver niya sa akin. Siguro mga nasa 20 boxes yung mga i-deliver niya. At sarado naman yung tapat ko ha. Sarado yung tindahan niya. Kung titingnan, hindi naman talaga makaka-istorbo kung papark siya ng sandali. Mag-deliver lang sa akin. At purihin na Diyos, hindi rin siya pinapark. Kahit alam niya sa akin naman, di ba, magkapit-bahay, parang, di ba, parang pwede na kasi si Christine naman. Pero hindi talaga, ayaw niya. Pinapunta niya yung truck sa medyo malayo at nagtulak yung mga delivery man ng mga box na deliver sa akin. So sabi ko, ang damo talaga niya. Pero alam niyo, kahit ganun, pinipigilan niya ang mga customer ko, hindi makapark sa kanilang tapat. Pero alam nyo, lalo dumarating yung marami kong customer. Lalo hindi ako magkanda ugaga sa aking pagbabalot kasi marami lalong bumibili sa akin. So yun ang gusto kong ipagpasalamat sa Diyos. Bagamat marami talaga ang humahadlang, marami nagpipigil sa ating mga blessings. Pero hindi niya hinahayaan yun. Hinahayaan ng Lord na matanggap pa rin natin ang para sa atin. Amen po ba? Kaya sa Lord po ang kapurihan at marami pang iba. Hapong mga kapatid, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon kasi yung anak ko si Aaron eh pina-enroll ko sa ano sa private. Hallelujah. Pero nahuli ako sa ano sa enrollment, dapat ano maaga daw sabi para mapasama siya sa subsidy yung 7,000 ang isang taon. Pera sa libro na 5,150. Pero na-enroll ko siya, ano na, yung regular. Pero hindi ko inano yun sa Panginoon na, ano, na hindi siya mapasama. Tuwing ano kami, pre-prayer ng tuwing Huwebes, isinasama ko sa prayer. Kaya kahapon, pumunta kami doon para kumuha ng libro. Sabi ng teacher doon, yung anak mo napasama sa subsidy, kaya ang babayaran ko na lang daw ay 7,000, imbis na 11,000. Kaya salamat sa Diyos dahil talagang hindi pinababayaan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen po ba? Kaya salamat kasi bayad na ako ng 5,600, kaya ang babayaran ko na lang sa isang taon eh 1,400. Kaya sa Diyos lamang po ang papuri. Kaya lagi po natin dapat ang inanasa po natin lagi dapat ay the best. Amen po ba? The best sa atin para sa ating mga anak. Amen po ba? The best para sa ating sarili. Amen po ba? Huwag po tayong nakokontento sa mga, although wala namang masama na makontento ka sa mga maliliit na bagay na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ngunit hindi po tayong manatili doon. Amen po ba? Magnasa po tayo ng mas mataas na promotion. Amen po ba? Magnasa tayo ng mas malaki na blessing. Amen? For God provides. Amen po ba? Amen po ba? At hindi naman ang bibigo ang Panginoon. Amen po ba? Sa laki po ng tatay natin sa langit, the creator of the heavens and the earth, the maker of everything, how much ay, hindi ba niya kayang i-provide yung hinihingi mo? Amen? Napakaliit po niya kumpara sa kayang gawin ng Panginoon. Amen po ba? At sige po, alam ko po marami pang nais magbalik ng papurit pasalamat sa Panginoon. Ngunit limitado po ang ating oras. Amen? So sige po, i-reserve na lang po natin yan sa darating na linggo. Tayo po'y dadako sa ikatlong bahagi ng ating gawa. Amen po ba? Sabi ng Galatians 6:9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Huwag daw po tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa takdang panahon, tayo daw po ay mag-aani kung hindi tayo susuko. Amen? Ano ang sabi ni Pastor Raquel? Proverbs 11:25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, at ang mga tikom na kamay ay lalong naghihirap. So wala pong dahilan para hindi po tayo patuloy na magbigay sapagkat ito po ang susi kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon.
Amen po. Alam niyo mga kapatid, bilang tagapaglista ng ating mga ibinibigay, hindi naman po sa itinataas ko kung sino yung mga taong malaking magbigay o ano paman. But gusto ko pong ipamanhik sa inyo mga kapatid na sa araw na ito ay kulang pa yung pambayad natin sa lugar na ito. Amen? Maari po ba na tayo ay mag-sacrificial giving? Maari po ba na dagdagan pa natin ang ating ibinibigay para po sa ating iglesia? Para po sa gawain ng Panginoon? Maari po ba yun? Tayo po ay magtitake ng third offering para po sa ating church, pastoral house rental, at para po ipaalaala sa atin ang ating mga pledges. At sabi po ng Awit 76, verse 11, ang iyong pangako kay Yahweh, iyong Diyos, ay iyong tuparin ng tapat sa loob. Dapat na magdala ng mga kaloob ang lahat ng bansa sa inyo, sa iyong palibot. Tayo po ba'y may pinangako? Tayo po ba'y may pledge para po sa church office pastoral house rental? Na ibibigay po ba natin ito ng tapat? Hello po, mga kapatid. Natutupad po ba natin yung ating mga ipinangako sa Lord? Ang sabi po nung binasa ko, tuparin daw po natin ang ipinangako natin sa ating Diyos. At dapat daw po lagi tayong may dala na kaloob. Amen? Amen po ba? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman at ang mga tikom na kamay ay lalong naghihirap. So ina-advise tayo ng ating banal na kasulatan na tayo ay maging mapagbigay para po tayo ay yumaman, sumagana. Amen? Tinuturuan tayo kung paano tayo yayaman. Amen? Pero syempre tayo mga Kristiyano, nakatingin tayo sa Lord. At tayo ay umaasa sa Panginoon. Tayo ay marunong makontento. Pero ang sabi ng Lord, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen? At ano pa ba ang ipinagdiriwang natin sa araw na ito? Father's Day. Meron po ba tayong regalo para sa ating tatay? Sa ating tatay espiritual? Hindi po ba natin nais na siya ay pasayahin sa araw na ito bilang father natin in spiritual? At bilang lingkod ng Diyos na patuloy pong umaagapay sa atin, nagtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos na patuloy na humahayo para sa Diyos, para sa ating kapwa. Meron po ba tayong regalo o meron po ba tayong love gift para sa ating man of God or sa woman of God? Nakapaghanda po ba tayo? Ang sabi ko nga bilang isang pamilya na ng Kingdom of Jesus Fellowship, hindi na natin kailangan i-exhort ang mga itong exhortation kasi nakatatak na po yan sa ating puso. Kumbaga parang matik na yan sa ating mga pagbibigay. Kaya hopefully sa araw na ito tayo po ay makapagbigay sa man of God, sa woman of God, bilang mga lingkod ng Diyos, at bilang tayo na kanilang pinapagpala at tayo naman ay nananagana sa ating mga blessings, bahaginan po natin sila. Ano man ang pagpapala rin nila, tayo rin po meron, yun po ang sabi ng Bible. Amen po? At yun nga, ulitin ko ang sabi ng Galatia 6:9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat kung hindi tayo mapapagod at kung hindi tayo susuko, tayo po ay aalis sa takdang panahon. Amen? Masaya po ba tayo nagbibigay? Amen! Paikutin po natin mga kapatid ang ating offering. Bakit? Para po sa I'm not afraid to die.
joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. You wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody! Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on, everybody! So much love in the kingdom.